Hello po, tapos na po ba tayo sa ating pretest? Good Opo. morning. Yes po, Tapos tapos na na po. po. So, hintayin lang po natin yung iba na matapos sa ating pretest. Mahirap po ba? Or madali Okay lang lang po. po? Medyo confusing lang, ma'am. Oh, Baka medyo ako. confusing. Wow. So, si Sir Abraham, 5 over 10. Yan. So, siguro Ako, 8 mamaya, over 10. Wow. Galing naman, sir. So, siguro mamaya, ma-perfect nyo na yan. Sana po. So, hindi pa po nakakapag-submit lahat ng ating pretest. So, intayin lamang po natin yung iba na matapos. And we're now live na po sa ating YouTube. Kaya sa mga nagtatanong po, hindi pa po makita yung link, naka-live na po tayo sa YouTube. Ulitin ko lang po, B448 Training Unit po yung pangalan po ng ating YouTube channel. So, may naka 6 over 10. Sa ating pong mga participants sa YouTube, yan, magsasend din po ako ng link ng ating pong pretest sa inyo. And good morning po sa lahat!
Okay po. So, let's start na po. Muli, isang magandang umaga po sa ating mga participants here on Zoom and sa ating pong mga participants sa YouTube. So, kami po ay nagagala kasi nung tiningnan po namin yung registration, di po namin ina-expect na napakadami pong nag-registered, almost 900 plus. No, so ang capacity lang po ng ating Zoom is 100. So we decided po na i-live na rin po ito sa ating YouTube channel. So before we start po, may ask everyone to please close our eyes and let's pray para po for the guidance of our God. So inihiling ko po ang lahat na pumikit at tumungo para po sa ating panimulang panalangin. Dear God, Heavenly Father, lubos po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mo ipinagkakaloob para sa bawat isa. Salamat po sa magandang panahon na ibinigay ninyo po sa amin. Salamat po, God, sa mga participants na naririto ngayon, God. And Lord, we thank you, Panginoon, sa bawat isa na naka-join, Panginoon, and maging sa aming resource speaker ngayon, God. Bigyan niyo po siya ng lakas, katalinuhan, para po ma-deliver niya ng maayos yung pong aming training on aquaponics, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan in Jesus' name. Amen. So, to start po, to welcome us here today, so may I call on the Division Chief of the Regional Fisheries Training and Fisher for Coordination Division, Ms. Maribeth H. Ramos. Hello po. Good morning, Ma'am Beth. Hello. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ilan na nga, Joyce, yung ano? Good morning po, ma'am. Good morning. I see familiar faces. Good morning po. I'm glad in spite of our ECQ and NCRN bubbles, provinces, tayo ay nakapag-tapos po yung ating e-learning activity for today. Kanina po, nag-roll call si Joyce. We have participants as far as Region 1. May Kasiguran pa, may Mindoro, may Pangasinan, merong, walang Mindanao ngayon, Joyce, ano? And we welcome everyone sa ating first session of e-learning, series of e-learning activities for 2021. We hope na we will start your year with such a very full topic. Kasi po ito ngayon yung aquaponics. Ito po yung usong-usong ngayon. Kasi pwede natin itong gawin sa bahay habang naka-quarantine or habang nag-work from home. We have a very competent resource speakers and training staff. I hope po ay marami tayong matututunan for today's session. And also for the coming session sa susunod pong mga araw. Welcome po sa ating lahat. And hope you will enjoy and learn more. Namnamin po natin ng gusto yung ituturo ng ating resource speaker. At siya po ay napakagaling. Siya ay nai-invite na sa ATI and other NGOs explain and magturo po ng aquaponics. Welcome and welcome and keep safe po tayong lahat. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Beth, our division chief. And now, yan, si Ma'am Beth po ulit ang ating maririnig. So, para po lubos nating maintindihan, bakit nga po ba tayo nagsasagawa ng mga ganitong klaseng pagsasanay? So, and para po ipakilala po sa atin ang B44A, ano pa nga po bang mga facilities ang meron tayo? Since sa ngayon, almost one year na po tayong hindi nagkikita-kita and limited din po yung pagpunta natin sa office, no? So, para lang din po mabigyan kayo ng idea, ano po ba yung meron sa 4A and mga facilities and ano po ba yung mga programs na pwede na nating i-offer sa inyo. So, yan, Ma'am Beth. Oo.
So our participants, please mute your microphone po. Makikimute po ng inyong mga microphone. Thank you. Yan po yung back view ng aming training hall. Yan po. Kung inyo pong mamaya po, adjacent siya doon sa fist pants namin. Next slide, please. Ito po yung entrance. Marami na po ngayong halaman yan ngayon at naging plantita na kami. Ito po yung aming laboratory, fish health laboratory. Yan po. Next. Ito po yung aming provincial fisheries office ng Laguna. Kung inyo pong ma-observe, lahat po ng provincial fisheries office nationwide ay isa lang po ang design ng building. Yan po, yung parang may mga kilay-kilay. Tapos po, meron din. Isa din lang po yung kanilang kulay. Isa ang design color and area ng aming mga building ng provincial fisheries offices nationwide. Next slide, please. Ito po yung aming admin building. Dito po naka-house yung aming regional director, yung admin in finance, accounting, general services. Dyan po yung building ng aming admin. So, ito po yung aming fish ponds where we culture ng mga tilapia, get excel na may mga breeders po kaming dinidevelop. Yun po, yan may duckweed din po. Yan po ay likod ng admin at saka yung fish health building. Yan po kami kumukuha ng mga tilapia fingerlings na dinidisperse po doon sa mga nag-request po sa amin. Next slide. Ito po yung aming post-harvest. If you will observe, yan po yung, yung smokehouse po, yung nakaplastic pa. Yan po yung pinamimigay namin sa organized fisher folk organization venturing into post-harvest activities. Next. Ito po yung aming aquaponics. Doon po ito sa harapan ng office namin. Yan po, may mga existing units po kami doon sa harap na may mga pananim. Yan po, yung kung gusto niyo pong makita, you are free to visit after the Maggagawa lang po tayo ng request. Tsaka po natin na-arrange para makita yung ating aquaponics setup. Yan po yung kanina, yung sa likod po ng aming building sa training. And with that, sana po ay magkaroon kayo ng bird's eye view kung ano baka sabihin nyo. Baka po sabihin nyo yung aming sina ay baka gawa-gawa lang. Yan po ay existing po yan dun sa Barangay Bambang Los Paños. Ito po, kasi tinuloy po namin yung aming e-learning activities due to compliance with the IATF resolution itong 2021. Nagkaroon ulit tayo ng enhanced community quarantine na the conduct of e-learning activities is encouraged in compliance with minimum public health standards. Next slide. Last year, naging successful po yung aming e-learning activities last 2022. And we had so many success stories documented. We have gone abroad. May mga participants po kami from Oman that had been very successful sa kanilang sa pag-implement nila ng mga natututunan po sa aming e-learning activities. The one from Oman and also yung iba sa Mindanao. As far, meron din kaming na-document from Silang Cavite, Kalamba, meron din po dito sa Quezon City.
marami pong naging successful sa kanilang activities dahil sa kanilang pag-apply sa natutunan po sa aming learning activities, e-learning program. Objectives namin is to conduct trainings, adapting digital media as medium of learning, and highlight fisheries technology, which can be applied in your homes, in the comfort of your homes, and to encourage other participants who were not reached by the training programs using the social media platforms. Medyo nga po nag-expand na kami kasi aside from the ano yun, yung program namin na nakaano lang sa Facebook dati, sa aming through digital media. Ngayon po ay nag-expand na kami doon sa may YouTube na po kami. So please like and share po yung aming FB page para po lalo tayong mag-expand. Okay. Next. Oh, mayroon po kami na target ngayon na e-learning. 8 lang po yung na-target namin for this year due to budgetary constraints. And we have program training on biology and culture of tilapia and ponds, cages, breeding and culture of freshwater ornamental fish. Orientation on RA-10654, care and maintenance of fishing gears and paraphernalia, livelihood opportunities on fish processing, regulatory requirements for fish and other fishery products in relation to food safety, and this one, aquaponics. Ito po ay aming ipoprogram. Aside from that, mayroon din kami, ano yun, Joyce, yung series ng ano natin, aside from this regular e-learning program, mayroon pa po kaming modular. Yes, ma'am. Meron po. Amen. Aside from this egg. Abangan nyo lang po yung aming Facebook page for announcement. And don't forget to like and share yung aming pong Facebook channel. As part of the training program, we monitor. Hindi lang po yung aming training program, hindi lang po mag-i-end sa inyong pakikinig. Tapos ina-apply. We monitor also the practice of the learning. If you have applied the technology shared by our resource persons, para naman po ma-ensure namin, masigurado namin na meron po kayong natututunan. Yun po sa mag-attend naming e-learning session through Zoom and YouTube Live, certificates of participation ay ibibigay po namin. And after mga 6 months, pag nag-evaluate po kami at na-find out po namin na meron pong naging successful mo yung technology na inyong in-apply, we will give certificate of completion, which you can use for your promotion, for your accreditation. Yan po yung aming purpose for this program. Hindi lang po sa technology, kundi magagamit nyo din po for your personal improvement and development. Technical guidelines. Ito na yung kay, ito na yata yung kay Arman eh. And thank you so much, Ma'am Beth. And the Division Chief of the Regional Fisheries Training and Fisher Folk Coordination Division. So now, let's go sa ating pong technical guidelines. So, ano po ba yung mga dapat natin tandaan kapag po tayo ay a-attend ang ating pong e-learning? No? So, siguro po meron po dito hindi pa ganun ka-familiar sa ating pong Zoom, no? Or sa paggamit po ng ating Zoom. So, make sure lang po na yung ating pong mga microphone ay naka-mute kapag po wala po tayong sasabihin or kapag hindi po tayo magsasalita, no, para maiwasan po yung paglabo nung sounds ng ating pong resource speaker or kung sino man po yung nagsasalita. And
make sure din po para po mabigyan po tayo ng certificate of participation na sinabi po kanina ni Ma'am Beth. So dapat din po lahat po ng ating mga evaluation forms ay ating pong nasagutan. So lalo-lalo na po yung overall training evaluation form na ibibigay po mamaya through sa ating pong chat box. So sa mga nagtatanong po sa ating YouTube, if mabibigyan din po sila ng certificate, yes po, mabibigyan po kayo ng certificate once po na nasagutan nyo rin po lahat ng evaluation form na ipapasa po dyan po sa ating comment section. And yung po kanina sinasabi na certificate of completion, so ang ginagawa po namin, maibibigay po yun sa inyo once po na kayo po ay nagpasa sa amin ng mga documents or anything na proof na ina-apply nyo po yung inyo pong natutunan dito po sa ating e-learning. So, malinaw na po ba? May mga katanungan pa po ba tayo? Yan. So, kung malinaw na naman po para sa atin, kayo naman po yung tatanungin ko. So, para po sa inyo, ano po yung expectation po natin dito po sa training po natin na gaganapin ngayon? So, pwede po ba akong tumawag kay Sir Alan Ramos? Hello po. Good morning, sir. Yan. Ano po yung... Good morning po. Ano po yung ating expectation regarding this training on aquaponics? Expectation ko po yung matutunan yung para sa isla po kung paano siya malaga ng maayos, paggawa ng mga filter, kaya ng multimedia filter para hindi po mamatay yung ating tilapia. Dahil last week may mga tilapia ako namatay, parang kulang 50. Ah. Opo. Sayang naman, sir. So, sir, meron na po kayong aquaponics setup dyan sa inyo? Wala po. Parang gumawa pa wala ng laro. Okay and po. Thank you, sir. And for sure, lahat po yan is matututunan po natin sa ating po training ngayon. So, gusto ko lang din pong sabihin, pagpasensyahan nyo na po kung medyo late po tayong nakapag-start. Ano? So, nagkaroon lang po ng technical problem sa ating pong office. Kaya po, hindi po tayo nakapag-start agad. And isa pa po, pwede po ba kay Ma'am Amparo? Hello, ma'am. Good morning. Hello po. Good morning. Bali, kami po sa school, meron po kaming aquaponics po. Kaya lang, itong pandemic po is napabayaan. And then, gusto ko po siyang maano po ulit. Masustain po ulit ngayon. Uulitin po ulit namin. Baka mamaya may mali kami or may maidadagdag pa para mas lalo siyang mapaganda at maging maayos yung akin. Yes, ma'am. Thank you. So, meron na po sila, ma'am, na aquaponics setup. So, gusto na lang po natin na ma-improve pa yung pag-aalaga natin ng mga isda at gulay doon po sa ating setup. So, isa pa po, pwede po ba kay... Huwag po kayong kabahan, huwag po kayong mag-off ng cam. Kay Ma'am Grace Legaspi, yan, nakita ko kasi si Ma'am. Nag-off siya bigla ng camera. Yan, good morning, Ma'am Grace. Ma'am, makiki-unmute po. Nag-aayos kasi ako ng sound kasi kinakabit ko sa speaker. Kaya medyo nag-on-off ako muna ng camera. Yes, anyway, wala akong setup pa. Pero planning, kung makikita ko sa seminar na kaya naman feasible, why not? Okay. Thank you, ma'am. And for sure, that's feasible po para po sa atin. Kasi yung ituturo po sa atin is padadaliin po yan ng ating pong resource speaker mamaya. Ano. So, yan po. Gusto rin po naming i-welcome yung ating pong mga kasamahan from Municipality of Calamba. Actually, wala po pa tayo dapat schedule ng ating pong e-learning on aquaponics ngayon. Dapat po ito ay September pa. But dahil nag-request po yung ating pong LGU sa Calamba City, dito po sa Laguna. Yan sila, Ma'am Cynthia. Hello, ma'am. Good morning po.
Nagkaroon po tayo, naging possible po yung ating e-learning ngayon. So, napakarami po kasing nagtatanong regarding this training on aquaponics kasi interesting talaga siya and ayun po talaga yung trend po natin sa ngayon. So, wina-welcome po natin ang ating mga participants from the Municipality of Calamba. Ganon din po yung ating po mga Maya intern. Yan, meron po tayong mga Maya intern na kasama din po natin ngayon. Meron pong mga naka-face-to-face po and meron din pong tayong mga kasama dito online sa ating pong Zoom. So yan, sige po, let's start. Para po sa ating resource speaker, it's my honor po na ipakilala po sa atin ngayon ang ating pong resource speaker ngayong umagang ito. Yan. Siguro po pagdating sa aquaponics, siya na po yung parang nanay ng aquaponics sa B44A. Yan. Siya po yung may hawak lahat ng tungkol sa aquaponics. Kaya po, mamaya po, after the training, kung meron po tayong mga gustong itanong, i-clarify, no, itanong na po natin, baka po kasi sa susunod is may bayad na po yung pagtatanong natin sa ating resource speaker. So today, it's my honor po to introduce to you our resource speaker. Next slide, please. Our resource speaker is a graduate of Bachelor of Science in Fisheries at Laguna State Polytechnic University, Los Baños Campus. She is a regional focal person for Urban Aquaponics Project, taking Master's in Fisheries, major in Aquaculture. 6 years na po siya in service as an aquaculturist one. She attended training on ornamental fish culture and breeding training seminar in aquaponics. So let's all welcome po Miss Annalisa Palis. Hello, Ma'am Anna. Good morning. Hello, Ma'am. Medyo malabo po yung ating sound. May feedback po, Ma'am Anna. Morning, good morning. Okay na ba? Good morning. Opo, kanina nung tinetesting namin, walang feedback eh. Pag talaga live, ang daming technical error. Yan. Opo, go na po, Ma'am Anna. Malinaw naman po. Okay, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating training for this morning, yung aquaponics. So, mag-share screen na ako, no, Joyce? Yes po. Naka-disabled ako. Ay, sige po, si Sir Arman na lang po ang mag-share screen. Sir Arman? Kita na ba aking screen? Wala pa po. Okay na ate? Or hindi pa rin po makapag... Ano po? Yes po, meron na po. Okay, nakikita na po ba ng lahat ang ating screen? Thumbs up po tayo. Thumbs up po kung kita na daw po yung ating screen. Okay. Yan, naka-thumbs up na po yun. Ako na si Ma'am Grace, nag-thumbs up na, and then si Ma'am Amparo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na ako po ay naging bahagi ng inyong pagsasanay sa araw na ito. And hopefully, marami po kayong matutunan na sa aking mga pagsasasabi. And hopefully din, no, in-expect ko ang bawat isa po sa inyo magkaroon ng conceptualization tungkol dito sa technology ng aquaponics. So, ang ine-expect ko po sa ating mga participants, no, habang nagle-lecture tayo, nagkakaroon na kayo ng idea, may nabubuo na kayong idea tungkol sa inyong magiging mga setup, kahit ito ay basic lamang. Kasi mas maganda na tayo ay mag-uumpisa sa isang maliit lamang na unit or isang maliit muna na setup kung gusto talaga nating
ma-familiarize muna. Kasi iba yung ano eh, iba po yung nag-a-attend tayo ng training na ganito at iba po yung meron tayong actual na ginagawa. Okay? Naniniwala po ba tayo doon, mga participants? Okay, today, I hope sa mga questions niyo po, later po natin yan, i-ano ko po yan, mga questions niyo. Ipilitin po nating sagutin sa abot po ng ating kaalaman. Okay, good morning po ulit. And our topic for today is about aquaponics. Okay. Ang objectives po nitong ating pag-aaralan no, sa umagang ito is i-discuss ko po sa inyo ano nga ba itong aquaponics at paano po ito nagsimula. Actually, marami po sa atin talaga yung hindi pa sila nakakakita ng ganitong setup or yung iba naririnig lang or iba napapanood lang sa YouTube. Madali sana kung pinapanood lang natin, ano? Pero mahirap din po siya pagka actual na po natin ginagawa. So, i-describe din natin ano ba yung iba't ibang klase ng aquaponics na sinasabi. And we will recognize the advantages and disadvantages of this technology or nitong setup na ito. So we also identify factors in aquaponics setup. Bago po tayo magsimula ng ating sariling mga setup, dapat meron po tayong mga factors na dapat nating i-consider para maging maayos yung ating pagsasagawa nito. And we will explain how aquaponics system work. Paano ba ito gumagana? Paano natin ito pagaganahin or i-maintain? Okay? And I will illustrate the media field-based backyard aquaponics construction. Kasi dito po kami naka-focus dito sa media field-based. Okay? Mamaya explain ko sa inyo ano ba itong media field-based na to. And I will show you also yung ginawa namin cost and return analysis ng aming mga backyard aquaponics. Para may idea tayo, magkano kaya yung gagastusin? Ikita ba tayo if ever na ito po ay gusto nating i-commercialize? Okay? So, for to start, what is aquaponics? Ano nga ba itong aquaponics na ito? Yung iba bago to sa ating pandinig. Okay, ang aquaponics po, it is a combination of aquaculture or raising of fish and hydroponics. Yung hydroponics, mas familiar po tayo dito sa hydroponics. This is the soilless growing of plants that grows fish plants together in one integrated system. Ibig sabihin, meron tayong aquaculture. Dito sa system na to, meron tayong aquaculture. Ano yung aquaculture? Pag-aalaga or pagpapalaki ng alagang isda. And meron tayong mga pananim, okay? Itong dalawang ito, pag pinagsama natin, aquaponics, aquaculture, and hydroponics. So, meron tayong isang integrated system. So, ito yung tinatawag na, kita niyo yung picture? Pinag-isa natin yung plants and yung pag-aalaga ng isda. Okay, ang lago ng aming mga lettuce, ano, nakakatuwa, anong tignan. So, aquaponics, it is a symbiotic relationship between plants and fishes. Meron pong pakinabang ang isda kay halaman at si halaman ay may pakinabang kay isda. Paano po iyon mangyayari? Ibig sabihin, meron pa po tayong isang ano dito, mahalagang living thing pa rin na naka-ano dito sa aquaponics, yung tinatawag nating mga beneficial bacteria. So, ang beneficial bacteria, malaki po yung parte nito sa dito sa ating system. So, pag namatay yung mga beneficial bacteria na yon, pwedeng maapektuhan ang paglaki ng ating mga halaman. So, dito sa system na to, friends ang ating plants and ang ating fishes. So, bigyan ko kayo ng konting background, paano po ba nagsimula itong system na to? Medyo na ano ko dito. Okay. So, paano po ito nag-start? This technology started in 1970. So, imagine 1970 pa pala, pero nito lang lately natin siya na-recognize. Okay? Inintroduce po itong technology na ito na Recirculating Aquaculture Research Community
So they started in University of Virgin Islands sa USA. So this area, tong dito sa area na to, limited ang kanilang freshwater source. That's why yung kanilang pagkukulture, yung sa aquaculture system nila, tinitreat nila yung tubig para gamitin ulit. That's why tinatawag siyang recirculated aquaculture system or RAS. But merong mga scientists na nag-focus dito sa technology na paano naman yung production ng plants. Bakit hindi pati yung production ng plants? Kasi noon, doon sa recirculated aquaculture system, yung plants, ginagawa lang nilang parang biofiltration. So, pinantutulong lang nila yon to filter yung water na tinitreat nila. But, itong sila James Rocosi, sila Dr. James Rocosi, sila yung nag-decide bakit hindi natin mag-produce na rin sila ng vegetables at the same time para additional production na din or additional income na rin. So, itong mga researcher na ito, sila yung first na nakadevelop ng talagang isang system ng aquaponics. So, aquaponics system, hanggang ito ay na-adapt doon sa mga lugar, mga kalapit bansa, na limited din po yung mga fresh, yung kanilang freshwater source. Okay? So, ano po ba yung mga different types of aquaponics setup? So, ito pong i-discuss ko, nitong panahon ngayon na pandemic, mas maraming lumabas na mga disenyo, mga modern. Kasi nga, naging interesado yung mga tao nung na-lockdown. Ano? So ito lang, tatlo lang yung aking i-discuss sa inyo na types ng aquaponic setup na ginagawa rin namin, okay? Pina-practice namin. Okay, so we have floating raft system. We have nutrient film technique and we have media filled grow bed. So isa-isahin po natin, ano ba itong tatlong klase na ito? Okay. Yung floating raft system po. So as you can see dun sa picture, this is also known as deep water culture or DWC. Pag nag-search kayo sa internet, pag tinype niyo tong deep water culture or DWC, ito yung ganito yung lalabas na design. So this system, the plants are grown on rough boards or polystyrene or foam boards that float on top of the water in the raft bed. So as you can see dun sa picture, yung mga plants natin, na andun siya mismo, nakasupport yung floating raft or yung foam boards kung saan na andun yung ating plants. Yung roots ng plants, nakadip siya sa tubig. Yung tubig na yon ay nutrient-filled siya. Ha? Ibig sabihin, masustansya siya para sa mga halaman or sa gulay. This common system, this is the system that is commonly used for commercial and mass production of leafy vegetables. So, note niyo na leafy vegetables. So, pag commercial, ito yung madalas nating nakikita. Okay? Pag commercial setup ng aquaponics. Kasi maramihan ito, maramihan. Another is yung nutrient film technique. So, tignan niyo yung picture. Okay. This photo is from the far car. So, inano natin to. Sinample natin to kasi ito yung medyo mabilis, maganda-gandang makita eh. Okay? So, your plants are set into channels or yung mga PVC pipes. Yung orange po na yan, mga PVC pipes po yan. Ha? And absorb nutrient-infused water flows. So, meron pong nag-flow na nutrient filled din dito sa mga PVC pipe na to na ina-absorb ng plants. Okay. Your plants are grown on small cup containing inert growing media. So hindi lang siya plastic cups. Meron yang media sa loob or yung pinagtataniman ng halaman doon mismo sa loob ng plastic cup. So mamaya discuss ko sa inyo ano ba yung mga nandun sa loob ng plastic cup na yon. Ano yung mga pwedeng gamitin? Okay, next. These types of aquaponics system is typically used for domestic growth of leafy vegetables. Again, leafy vegetables. Okay. Bakit ito yung madalas ginagamit dun sa ating mga ano, yung mga backyard or sa domestic ano natin, domestic setup or sa mga bahay-bahay natin? Kasi yung PVC madali siyang dugsungan ng mga elbow, di ba? Kung halimbawa ang bahay natin ay ang ating lugar ay maliit lamang, makipot, hindi tayo pwedeng maglagay ng mga
pagaya sa floating raft kanina kasi may mga malalapad ang area na kailangan. Ito, mga PVC pipe lang. Magko-connect-connection lang tayo. Kung halimbawa, mataas ang pader ng ating mga bakuran, so doon sa mismo pader, doon tayo maglalagay. Pwedeng doon tayo maglagay. Okay? So again, leafy vegetables ulit. So another, itong pangatlo, yung media filled bed aquaponics. So ano ba itong media filled bed aquaponics na to? Dito po ako magpo-focus sa media filled bed aquaponics kasi ang LIFAR 4A, ganito po ang aming setup or ganito po yung aming design. Nakaano po kami sa media filled bed aquaponics setup. So yan, tingnan niyo po yung picture. Okay? We use containers filled with rock media to support the roots of the plants. Yung mismo, di ba kanina yung diniscuss ko dalawa, yung floating raft at saka yung NFT, sila ay nakatanim doon sa plastic cups at saka doon sa floating raft. Dito naman sa media filled bed aquaponics, directly na tinatanim natin yung ating mga plants doon sa mga media or doon sa mga bato. Okay? Directly doon tayo naglalagay. So wala pong lupa yon, purong bato po yon. Nagtatanong iba, mabubuhay ba doon? Eh, puro bato siya. Meron po tayo mga certain types or may mga particular na bato lamang po na pwede natin gamitin sa ganitong setup. Hindi po halos lahat. Hindi po lahat ay pwede. Okay? Okay. It performs filtering functions, mineralization, and biofiltration. So dito po sa media field bed aquaponics, ginagawa niya, nagfi-filter siya ng tubig at siya yung mismo nagsasala nung mga dumi, okay, doon sa ating system. Alright. Doon sa dalawang diniscuss ko kanina, no, yung floating raft at saka yung NFT, we have to put separate filtration system or biofiltration system. Kailangan meron tayong nakabukod doon na filtration. Kasi kung wala, magkakaproblema po yung ating mga plants. Bakit? Kasi yung mga dumi ay kakapit doon sa ating mga, sa roots ng ating mga plants. Okay? And this design or itong media field bed, we can able to produce large root mass plants like fruits, vegetables, and flowering plants. Okay? Yun yung kaibahan nitong media field bed doon sa na-discuss natin kanina, na doon sa dalawang design, yung NFT at saka yung floating raft. So dito, pwede tayo palang magtanim ng mga gulay na pwedeng namumunga. Okay? Pwede yung mga leafy vegetables, flowering plants, ano ba yun? Pwede tayo magtanim. Good morning, madam. Yes. Okay. Distract ako dun sa mga pasensya na po. Paki-off na lang po yung ating audio, no? Hayaan nyo po ako muna yung magdadaldal ngayon. Okay. Makinig po muna tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Okay. So, dito sa media field bed na ito, we can also plant yung mga gumagapang, yung mga pwede tayong maglagay ng mga balag. So yung roots ng ating plants o yung plants natin doon nakatanim sa ating media field bed, tapos kailangan meron lang tayong support na doon gagapang yung ating mga yung plants, kagaya ng mga kung pipino man yan, kung ano ba ito, meron ako nakita honeydew. So dito mga strawberry, pwede kayong maglagay diyan. Okay? At saka mas madali po itong ano, sa akin ha, sa experience ko, para mas madali itong i-set. Okay. So, nag-identify po tayo ng advantage and disadvantage ng aquaponics. Okay, ano-ano po itong mga advantage na ito? So, number one, constant source of nutrients for growing plants. So, pag tayo po ay nagtatanim, di ba naglalagay tayo ng mga fertilizers? Okay, naglalagay tayo ng mga, para maganda yung tubo ng ating mga gulay. Maganda ang paglaki. Okay, sa aquaponics po, hindi tayo, pwede tayong hindi maglagay. Diba? Yung word na pwede tayong hindi maglagay. Bakit? Kasi merong constant source ng nutrients. Yung waste ng ating mga
mga fishes, yun ang magiging pataba para sa ating mga halaman. Okay? Or doon sa ating mga tanim na gulay. So, very, napaka ano po nitong system na to. Kasi, kung ito ah, kung ang gusto nyo lang ay makapag-produce tayo ng gulay or ng ano, ng mga leafy vegetables lang. At hindi tayo masyadong interesado sa pagpapalaki ng ano, ng isda, so mag-focus na lang tayo sa hydroponics. Pero kung gusto natin may source tayo ng meron tayong source ng protina or isda, tapos at the same time may gulay. So pwede natin 'tong gawin kasi yung iba pagkaka-set up pa lang nila, nakita nang may problema sa gulay nila, bumibigay na eh. Alam niyo yung nawawala na ng pag-asa. Alam niyo po, ang aquaponics, hindi po yan basta-basta na pag nag-set up tayo, ito na yan, dapat maganda na lahat. Dapat maganda na yung tubo ng plants natin. Hindi po. Meron po tayong, may time frame po tayo dyan. Pagkabago pa lang po yung pag-set up natin. Hindi po tayo basta-basta naka-set up na yan, ganyan. Lagay na tayo ng isda, lagay na tayo ng plants. Hindi po, may time frame po tayo dyan. Meron pong mga iintayin tayo, no? Okay. So, number two, no need to water your plants. So, traditionally, sa umaga, magdidilig tayo. Dito, hindi na tayo magdidilig kasi ang ating mga halaman, hindi tayo mag-worry na malalanta. Okay, kasi meron siyang na-absorb na tubig. Okay, kasi recirculated siya eh. So, remember, ang aquaponics po ay recirculated aquaculture system na din. Okay, number three, better plant growth. Yes, yan po ay napatunayan na namin na mas mabilis lumaki ang mga tanim natin dyan. Lalo na yung mga lettuce, yung mga leafy vegetables. Mabilis po dyan. Mabilis nating ma-harvest. Mga 1 month, mga 30 to 40 days, makaka-harvest na po tayo dyan. Okay. Ano pa yung advantage? Saves 80% of water and 20% is lost in evaporation. So, sa aquaponics system, hindi natin kailangan mag- total draining lagi ng tubig. Okay, bakit? Ba't hindi natin kailangan kaya nga makakasave nga tayo ng tubig eh. Bakit hindi tayo pwedeng mag-drain na mag-drain? Kasi yung water ay iniingatan natin, ano, 'di ba, yung infuse nga eh, nandoon yung nutrients, nandoon sa water. So kung papalitan natin ng biglaan yung tubig, so pag another cycle na naman tayo ng water natin 'yan. Ng nutrients natin. So yung 20% doon, nawawala yon through evaporation. Mapapansin natin kapag may setup tayo, bakit bumababa yung level ng tubig? Eh hindi naman siya, wala naman siyang tagas, wala naman siyang, or wala siyang leak, ganun. So kasi nag-evaporate lalo kapag tag-init masyado. Dahil nga nag-running yung nag-flow yung tubig natin, so meron ding evaporation na nangyayari doon. Okay? Dito, no total draining, just water replenishment. Okay? Water replenishment para lang ma-refresh yung tubig natin sa ating tangke. Okay, applicable tong setup na to, itong aquaponics, sa urban farming where land area and fresh water is limited. So kung sabi nga, nasa urban tayo, kung nasa urban tayo, maganda tong setup natin kung gusto natin mag-alaga ng isda. Okay? Kasi, di ba, syempre, pag traditional fish farming, dapat may fish pond ka dyan. Malaki ang kailangan nating area. Ito, hindi. Ile-layout nyo lang ng maayos according doon sa inyong area. Okay? Posible na ang pag-aquaculture sa urban area. Okay? And this is sustainable. Bakit? Kapag may isang setup na tayo, meron na tayong naitayo na aquaponic setup natin. Ano na 'yon? Nandiyan na siya. Siguro ang papalitan na natin doon, may mga maintenance na lang tayo doon. Pump, yung mga ganyan. Or mas maganda kasi sana yung aquaponic setup nyo is ano ba, movable ba siya? Yung talagang i-set niyo lang siya, pwede niyo ilipat, pwede niyo kung halimbawa hindi masyadong maaraw dito, o ilipat niyo doon sa may kabilang area, parang ganoon. Okay. May disadvantage din po sa pag-aquaponics. Ano po 'yon? So, pag mag-set up po tayo, syempre kahit papano, gagastos po tayo sa materyales. Okay? Hindi naman po natin mahihingi sa hardware yung mga pipings. Hindi naman natin pwedeng hingin. At unless meron kayo dyan mga lumang tubo ng tubig,
tayo, pwede natin gamitin. O, yung mga tangke ng isda natin, kung wala tayong pangpagawa ng mga concrete tanks, pwede tayong bumili ng mga recycled materials. O, bibili pa rin tayo kung wala tayong available. So, pagka hopefully ha, yung pagkataas itong training natin, naisip nyo, ay, meron akong drum sa bahay, ha, pwede pala tayo mag-alaga ng isda doon. Or whatever, kung ano man yung ma-decide nyo na ano, na design. Okay. Unavailability of feeds for fish in some areas. This is true. Meron po mga area na tine-technical kami, tine-technical assistance namin. Nandiyan na, binigay namin yung unit. Binigyan namin ng isda, yung startup nila ng isda, pati seedlings. Pero ang problema, yung pakain sa isda. Ma'am, saan po kami bibili ng mga pampakain namin sa isda? Okay? So yun, pinoproblema ko din kasi minsan ang layo nila, may area pa sa Tagaytay, malamig doon or malayo sa bilihan ng mga feeds. So dapat, bago po tayo magdala ng isda sa ating setup, may nakaready na tayo na pakain. Okay? Para kinabukasan, halimbawa ngayon dumating yung isda natin, kinabukasan, pakakainin na natin siya, dapat meron na tayong available. Hindi po pwedeng idadiet natin yung isda natin dito kasi paano siya lalaki? Nasa maliit na nga siyang lagayan. Dinadiet mo pa. Okay? Okay. So ito, so dapat may source kayo ng feeds or saan tayo magpapakain. Kung may knowledge yung iba sa atin na ano yung mga pwedeng ipakain sa isda, yung mga organic feeds formulation, kung meron kayong knowledge sa ganun, pwede nyo pong gawin yon. Or may mga fish pond malalapit, meron diyang mga nakukuhang mga duckweeds, mga azolla, pwede po natin gamitin yon or ipakain sa ating isda. So number 3, disadvantage, yung operation cost. So kapag nag-ooperate po yung ating aquaponics, so kailangan maayos ang supply ng kuryente at syempre tubig. Kailangan malapit siya sa tubig. Okay? So kahit pa paano, buwan-buwan may babayaran tayo additional sa ating mga kuryente at sa tubig natin. Kung may budget naman tayo, pwede tayong bumili ng mga solar-powered na electric pump or water pump. Okay, these are the factors that you have to consider before po kayo mag-set up ng aquaponics. So, ano ba yung production capacity na gusto natin? Yung backyard scale ba? Yung backyard scale, yung dun lang sa mga baku-bakura natin, pwede tayo maglagay ng setup. Kung semi-commercial naman siya, kung malawak-lawak yung area na ating paglalagyan, so dapat may proper, maganda yung ating, hindi naman kagandahan. I mean, kung gusto nating talagang medyo mas marami yung harvest natin ng isda at plants, so nangangailangan niya ng area na medyo malaki-laki. So kung commercial yan, lalo na, pera talaga ang kailangan dyan. Okay? Kasi magko-construct na tayo dyan ng mga, ano natin, ng mga grow beds natin, ng malalaki. Okay? Fish tank. Okay? So, production capacity. So, saan yung lokasyon? Saan mo ilalagay yung iyong aquaponic setup? So, doon sa location mo, kung doon ka ngayon makakapag-decide kung ano bang po pwedeng design dyan, kung floating raft ba ang pwede dyan? Kung NFT ba yung pwede dyan? Or pwede ba tayo dyan maglagay ng media field bed? Or yung rack? Okay? So dapat mag-i-layout nyo na siya para ma-determine nyo ngayon ano yung mga materials na kailangan. So meron tayong planning and design. So ipa-plano nyo na anong itsura? Anong makukonceptualize nyo na anong magiging itsura ng ating setup dito sa ating lugar na ito? Okay? So pagka meron na kayong gano'n, na-layout nyo na, so doon na dadating. Doon nyo na madedetermine ano ngayon yung mga materials na kailangan, kakailanganin nyo sa pag-construct ng inyong setup. Okay. So dapat may access sa sunlight. Bakit? Kasi meron tayong plants na nangangailangan ng sunlight for their photosynthetic activity. And safe from heavy rains. So kung leafy vegetables yan, yung mga lettuce yan, dapat yan kahit papano meron tayong
roofings or net roofings na nakaka-penetrate pa rin yung ating ang ating sunlight, no, para naman dun sa ating plants maganda yung growth nila. Okay, so kailangan natin ng electric power supply. Dapat yung setup natin malapit sa power supply or merong kuryente. Kung may budget, solar power, pwede. Okay. Source ng ating healthy fish fingerlings and seedlings. So yung healthy fish fingerlings, si BFAR po ay nagpo-provide kung saan po kayo region malapit. So may mga hatcheries, may mga hatchery po ang mga BFAR niyo diyan na doon po kayo pwedeng mag-request ng fingerlings. So yung malapit naman po, yung within Calabarzon, pwede po kayong mag-request ng fingerlings sa aming opisina, okay, sa BFAR Region 4A. Yung sa seedlings naman po, if you are a beneficiary po ng project, so nagbibigay po kami ng mga startup na seeds and mga seedling tray, ganyan. So kung ano naman, kung personal nyo, pwede kayong bumili doon sa mga stores, sa mga agricultural stores, mayroong available na mga seedlings. Or sa BPI, kung sino malapit sa BPI, pwede kayong mag-request sa kanila. Yun nga, another is source of fish foods. Yung feeds po iyan. Fish stocking density. So doon sa layout nyo, i-compute nyo ngayon gaano kalaki yung tangke ng inyong isda. Okay? Para ma-determine natin ilan, gaano kadami ang pwede nating alagaan doon sa ating tangke ng isda. Okay? Okay, ito kasi talaga, di ba, since integrated system siya, we have to consider the fish culture and the yung sa pagpapalaki ng plants or sa pag-grow ng plants. So how does aquaponic system works? Paano ba ito nangyayari? Ano ba yung tulong na nangyayari dito? Or okay, first components ng aquaponic system. So di ba magle-layout tayo ngayon? So ngayon mag-conceptualize na kayo, ano ba yung mga kailangan natin? So dapat meron tayong fish tank. Ano yung gagamitin nating tangke para sa ating pag-aalagaan ng isda? So yung iba pwedeng gumamit ng mga drum, pwedeng gumamit ng mga IBC tank. Basta yung tangke na gagamitin nyo, maiho-hold niya. Walang leak, kaya niyang i-hold yung ganoong volume ng tubig. Okay? So pwede po ba yung mga tarapal, yung ganyan, nilalagyan ng lining? Pwede yan, basta matatag, maganda ang frame. Okay? Basta kayang mag-hold ng tubig. Water pump. Ang water pump, kailangan natin for recirculation ng tubig. Okay? Next, filtration system. Mapa-NFT man yan, mapa-floating raft man yan, or media filled bed man yan, or kahit anong system types man yan, kailangan merong filtration system, no? Kahit pa paano. At yung filtration system na yon regularly ay nililinis. So number 4, plumbing system. So ito yung mga tubo, yung mga connection ng PVC pipes. Okay? Next is yung aeration system. Okay. Aeration system, kailangan natin dyan, may, kumbaga parang, kung maglalagay tayo ng aerator dyan, so back up natin yon kung talagang sobrang init. Kasi may factor po kasi pag sobrang init, masyadong ano yung ating dissolved oxygen sa tubig. So number 6 is yung grow bed area. So ito pala yung mga kailangan natin para makapag-setup tayo ng aquaponics. Itong 6 na ito. At ano po, nakakapag-note kayo. Okay. Malaki po yung ginagawa or malaki ang parte nito. Ang importante po itong tinatawag natin nitrogen cycle. Okay. Next, first, 'di ba yung isda, may isda tayo. So yung isda natin, papakainin natin siya. Okay. Pag pinakain natin yung ating isda, automatic dudumi siya. So meron niyang mga uneaten fish foods, manure or fish waste, or mga sometimes dead fish kung hindi natin masyadong namomonitor yung ating aquaponic system. Minsan may namamatay dyan, hindi natin napapansin. So nabubulok. Itong lahat, itong nabubulok na ito, ay anong nangyayari?
mayroong bacteria na tinatawag, yung tinatawag natin Nitrosomonas bacteria, na kapag tumaas yung ammonia level, yung toxic level sa ating water, sa tubig natin, so itong mga Nitrosomonas bacteria nito, kinukonvert nila ito, kinukonsume nila itong mga, itong toxic na ito, itong mga nabubulok na ito, into nitrite. Okay? Yung ammonia po ha, note that ammonia, kapag ang ammonia level sa tubig ay tumaas, ang ibig pong sabihin nun ay polluted masya. Polluted ang ating tubig. Okay, kapag polluted ang ating tubig, marumi ang ating tubig, magkakaproblema po ang ating mga isda, ang ating mga alagang isda. Okay, itong Nitrosomonas bacteria, i-convert niya yan into nitrite. So, another bacteria, yung tinatawag na Nitrobacter. Okay, sila naman yung magko-convert niyan into nitrate. Na yung nitrate na iyon, yun yung beneficial naman sa ating plants. Okay. Then, so yung plants na yon, ang ginagawa niya, fini-filter niya yon, ina-absorb niya yung mga nitrate na iyon. Then, back to the fish, yung ating tubig ay malinis na siya or filtered na siya. Okay? Kung saan nakatanim itong ating plants, doon na fi-filter yung tubig back to the fish or before bumalik sa ating tangke ng isda. So, kung, for example, masyado tayong malinis, namatay ang ating mga microbes, matitirahan doon sa ating system, mamamatay yung mga bakterya na yon. Sino yung magko-convert ng mga toxic materials na yon into nitrate? So kapag namatay ang microbes na yan, anong mangyayari? Tataas at tataas ang pollution ng ating tubig. At doon na mag-i-start na ang ating mga isda ay magkakaroon ng problema, magkakasakit. Okay? Ano pa, hindi lalaki? Ano pa mga pwedeng mangyari? Ganon din sa ating plants. Ang ating plants, hindi aayos, hindi rin magiging maayos ang kanyang pagtubo. Okay? Kasi walang nagko-convert ng mga toxic materials na yun into nitrate na kailangan ng plants. Okay? So, tatlo yung organisms na parte nitong itong system natin. So, yung mga beneficial bacteria, yung fish at yung ating plants. Okay, ito yung basic concept ng aquaponics. So pagka naano na natin to, na-absorb natin to or nalaman na natin to, so kahit anong types man yan, anong design ng ating gagawin, so kaya na natin. So tingnan niyo yung picture, no? Ito yung sinasabi natin, yung fish, pakakainin natin, and then afterwards, yung mga materials na yan na nabubulok, siya namang magiging pataba sa ating halaman. Pero yung gusto kong i-emphasize dito sa picture na to, yung positioning ng tangke sa ating grow bed. So, makita natin na mas mataas yung level ng ating plants compared dun sa ating fish. Bakit? Kasi para doon sa water circulation, pag bumalik sa fish tank, yung tubig, magkakaroon na rin ng aeration o yung paggalaw ng tubig. Di ba? Pagka bumabalik yung tubig, pag lumagpak siya or bumagsak siya dun sa tangke ng isda, nagkakaroon ng paggalaw ng tubig, which cause the aeration system ay ma-improve. Okay? Yung dissolved oxygen dun sa ating water tank ay ma-improve. So, dapat, kasi dati meron kami napuntahan, naka-set up na sila. So drum yung gamit nila, pero ang nangyari, mas mataas yung level ng fish tank doon sa kanilang grow bed. So yung pagbalik ng tubig, hindi ganoon. So ni-advise namin sila, mga kailangan pa kayo diyan ng additional aeration or mga kailangan pa kayong maglagay diyan ng sump tank na tinatawag, okay? Sump tank. So for fish management, so ito yung isang tinanong ni Joyce kanina, no, sa ano yung mga expectations.
So kay sir, si mayroong isang sumagot tungkol daw sa pag-aalaga ng isda kasi marami nga doon nagkakaproblema. Okay. Sa fish management po, ito po yung water quality parameters na kailangan po nating i-consider. So sa pH, you know, 6 to 7 or neutral. So dapat po pala kapag may aquaponics setup po kayo, pwede po tayong mag-invest kahit papaano dun sa pang-water test po natin. Okay? Mahalaga rin po kasi na namo-monitor po natin yung water quality ng ating system. So, meron naman pong nabibili sa mga pet shop yung mga may mga pang-water test po. Make sure lang na for fresh water po yung ating bibilhin ng mga water test kit. Okay, sa mga pet shop, meron po niyan. Okay, yung mga titignan po natin dyan, yung pH, dapat neutral lang siya, 6 to 7. Temperature, 17 to 34 degrees. Imagine 34 degrees, medyo mainit po yan. So ano po to ha, ang species po natin na para po dito, pinagbasihan no, sa culture system, itong ating parameters ay tilapia. Tilapia culture po. So sa dissolved oxygen, kung sa tao, oxygen yung ating inihihinga, sa isda naman po, ang tawag natin dyan, dissolved oxygen or yung tubig na nasa, yung oxygen na nasa tubig. So, dissolved oxygen. Yan po yung inihihinga ng ating mga isda. Okay, ammonia. So, para po matest itong ammonia and nitrate, meron po tayong tinatawag na mga chemical na po na inihahalo or chemical reagents para po matest po natin ito. So, doon nga po sa mga water test kit na ready available, meron po mga ganito. May mga directions naman po doon kung paano nyo siya gagamitin. Okay, dapat 0.02 to 0.04 lamang ang ratio or ang range niya. Ang nitrite po yan, 0 to 0.05 lamang dapat. So, sa stocking density, sa aquaponic system, ito na. Kasi yung iba excited eh, no? Pagkabago pa lang yung system at maliliit yung mga isda. Ma'am, bakit parang luwag pa sila dyan? Dagdagan natin. No, dapat po mag-stick po kayo sa stocking density. Bakit po? Para po, kasi mayroon tayong tinatarget na paglaki ng isda eh. So, kung masyado po silang marami, crowded dun sa isang area, marami pong magiging problema talaga sa totoo lang. So we advise 1 to 2 pieces of fish for every 5 gallons of water. Ang gusto ko pong iyan na rin sa inyo, ang aquaponics is highly intensive culture po pagdating sa tilapia. Okay? Kasi ang pinagbabasihan po natin ay hindi yung area. Kasi sa aquaculture po talaga, kapag sinabi nating extensive culture, so ang ano lang po natin dyan is 1 to 2 fish per square meter. Per square meter, ha? Okay. Pagka semi-intensive, mga 3 to 5 pieces per square meter. Dito naman po sa aquaponics, this is highly intensive po. So kasi bakit highly intensive? Meron po tayong mga life support para doon sa ating mga isda. So, we are nagbe-base po tayo sa volume lang ng tubig, okay? So, volume ng tubig, isang piraso o hanggang dalawang piraso kada 5 galon ng tubig. So, 'yan. Bakit po tayo diyan nag-base lang? Para ang target po natin diyan ng ating isda ay makalaki siya ng at least 200 grammers ang isa kapag harvest time na. Okay? Pwede nyo naman dagdagan siya, siguro mga 1 to 3 pieces per 5 gallons. So, kailangan, computed nyo, ilang galon yung tubig nyo doon sa inyong system. Kasi merong yung iba, yung system nila, ang laki nga nung tanke nila. Kaya lang, ang tubig nila, yung level ng tubig nila, kalahati lang. So, lalagyan nila yan ng, ma'am, lalagyan ko po yan ng 100 kasi ganito naman yung area ng tanke. Huwag po kayo mag-base doon sa area ng tanke. Ang pagbabasihan nyo po, gaanong karami po ng tubig yung ilalagay nyo doon. Kaya importante na kapag nag-evaporate ang tubig natin, na-maintain natin sa ganong dami ng volume ng tubig. Okay? Gets nyo po yun. Okay, proper feeding. Sa pagpapakain po, pwede tayong magbigay ng pakain sa ating isda
isa hanggang dalawang beses sa umaga at sa hapon. Okay, ang mga isda po, sa totoo lang, natuturuan po yan, mga ma'am, mga sir, no? Natuturuan yan. Sa oras ng pagkain nila, alam na nila yan. Tapos, may time din na alam na nila, anino mo pa lang, papalapit ka pa lang, kapag sila'y gutom na gutom, lumalapit na yan sa iyo. Ang mga tilapia, ano na din siya. Yung iba nga, halos parang pet na nung iba, ayaw ng kainin pag lumaki na. Siyempre nga naman, nakita nila na ano eh, maliit pa lang, tapos lumalaki, na ano nila yung paglaki. So, nagiging pet na nila, yung iba ayaw ng kainin, kagaya ko, ayaw ko ng kainin yun nandun sa aquaponics ko. Okay. Nakakaawa kasi. Okay. Next. To compute the daily feed ratio, yung gaano po ma'am kadami yung ibibigay naming pakain sa isang araw. So, kung talagang mag-stick tayo sa computation, meron po tayong formula. So, nakita nyo po ito. To compute the DFR daily feed ratio is equal to average body weight times stocking density times feeding rate. Yung feeding rate, itong next slide, doon po kayo pwedeng mag-base. Okay? So, pwede rin naman, yung average body weight, paano po yan makukuha? Kailangan nyo po mag-sampling. So, initially, mag-sampling kayo ng halimbawa 5 pieces na isda, yung fingerlings. I-weight nyo siya, kunin nyo yung grams niya kung ilang grams siya. Then, i-divide nyo kung ilang piraso sila. Doon nyo makukuha yung average body weight ng inyong stocks. Tapos, gaano karami sila? Halimbawa, initially, naglagay kayo ng 100 pieces. For example, 5 grams times ilan sila lahat? 100 times feeding rate. So, meron akong guide mamaya, no? Tingnan nyo. So, yung magiging sagot dito, i-divide nyo siya ngayon kung ilang beses nyo siya pakakainin sa isang araw. Halimbawa, ang lumabas na sagot ay 100 grams per day. So, kung yung 100 grams per day na yon, twice mo silang papakainin. So, 50 grams sa umaga, 50 grams sa hapon. Okay, nag-gets po. Okay, pwede rin namang ad libitum type of feeding. Kung hindi tayo masyadong, kung halimbawa, gusto lang natin, yung ating isda ay talagang, tawag mo dito, yung makalaki, or hindi natin, bakit pa tayo, yung tinatawag nilang tansyahan ng pagpapakain sa isda. So, ad libitum type of feeding po ang tawag doon. Yung according to their wants. Bibigyan mo sila ng una-muna, meron kang konting pakain, ibibigay mo sa mga alaga mong isda. Siyempre, ang behavior ng isda, pag gutom na gutom, igagrab agad nila yan. Okay? Kukuhanin, kakainin agad nila lahat. And may shooter po na tinatawag, yung mga masisiglang isda, mga matatakaw, sila agad yung unang lumalaki. Kasi sila yung unang-unang nakaka-grab ng pagkain. Okay? Okay, next. Pagka po yung sunod na bigay mo, konti na lang kumakain, so pautay-utay lang na bigay, hanggang yung last na pagbigay mo ng feeds or ng pakain, ay hindi na nila pinansin. That means, stop ka na. Ibig sabihin, ang sinasabi sa'yo ng mga alaga mo, busog na sila. Ganon. So, mag-stop ka na. And then, yung mga hindi nakain, within 10 minutes, tanggalin mo yon. Okay? Pero wag mong sobrahan agad yung pagbibigay ng pakain, kasi pansin mo, lalaki na siya ng mga isda. Okay, lalo pagka malakas yung aeration system. Pagka ganon, pag malakas masyado yung aeration system, ang nagiging problema doon, kinakabag yung mga isda, kinakabag din yan. Yung lumalaki yung mga siya ng mga yan, okay, nagkakaproblema sila sa swim bladder nila. Okay. So, ito yung feeding rate and schedule. Nandyan na rin po yung types of feeds na pwede nyong maging guide. Okay. So, kapag yung ating isda po, so may ang mga column natin dyan, days, types of feeds, feeding rate, feeding frequency, and ideal weight of stocks. So, ang tilapia, we can culture them within 120 days. Okay? So, within 120 days, dapat ang isda natin, ideally, 150 grammers na siya. Okay? Yun yung isang beneficiary po namin sa Santa Rosa, in 120 days, ang average weight po ng kanilang isda, imagine 250 grams. O, di ba? Kung kaya nila, kaya din natin. Magpalaki ng 250 grammers na tilapia in 120 days. So, ibig sabihin, maganda yung kanilang pakain. Maganda yung pagpapakain o pag-aalaga nila sa ating isda. So, kung
alamin nyo, kapag dumating ang isda sa inyong system, ilang buwan na ito. Halimbawa, ano na siya, mga 1.5 months na siya or 2 months na. Kasi ang ano po talaga natin, ang advice natin pag sa aquaponics, at least mga 20 to 30 grammars po ang ating ilalagay. Ano po ang i-stock po natin? Para mas mabilis na silang kumain, mas yung pag-produce ng waste nila, ganun, marami na din. Okay. Sana po na ano nyo po itong table na to, hindi na po tayo mag-focus dyan. So ito po, yung sa types of feeds, hindi po, halimbawa, ang pakain nyo ngayon ay starter. Hanggang matapos ang culture, ang culture period nyo, starter pa lang, starter pa rin ang ipapakain nyo. So dapat nagbabago po tayo. So kung within, kung before, before harvest, 2 weeks before harvest, finisher na po ang inyong ipapakain dyan. Ano? Okay? So, hindi pwede naman po tayo mag-extend ng culture period. Hindi lang naman po kung 120 days culture, pwede na natin siyang i-harvest. Pwede po tayong mag-extend. Halimbawa, kung 3 to 4 months yan, okay po yon. Basta meron tayong, basta ang ideally, dapat meron tayong 150 grammars na. Okay. Sa plant naman po, sa plant management, so sa crop selection, so pwede po tayo mag-base dun sa short period of cropping and high value. So ito po yung mga plants na pwede nating piliin pag magtatanim tayo sa aquaponics, yung madaling i-harvest. Yung within 1, yung mga 40 days, pwede na tayo mag-harvest. Yung ganyan. Kasi kung commercial siya, di ba dapat kumikita tayo kahit pabano, may bumabalik buwan-buwan. So kung pang domestic lang yan, yung pang atin-atin lang, pang bahay, so pitas-pitas lang tayo, 'di ba? Ganun yung ako, ganun ginagawa ko, pitas-pitas lang. Okay. So kailangan din yung good quality seedlings, yung merong high germination rate. Meron po pala kasi talaga 'to, natutunan ko 'to doon sa isang nagko-commercial aquaponics dito sa Kalawan. Meron po talaga palang mga seeds na hindi maganda yung germination rate. So pili po tayo ng mga seeds na maganda yung germination rate. Okay? Ayoko po magbangge ng mga seeds, mga brand ng seeds. Baka sabihin, nag-ano tayo. Okay. Dapat may proper sunlight. Okay? Merong, we prevents from diseases and pests. So, dito po, sa mga nagtatanong din, ma'am, kasi yung mustasa namin, nape-pest na gaganyan. So, meron naman po tayong mga tinatawag na yung mga pesticides na ini-spray. Pero, make sure na, ano siya, organic siya, ha? Yung hindi siya makakasama sa ating mga isda. Kasi, you have to consider na yung nag-flow sa ating plants na tubig ay bumabalik sa tangke ng isda. So kung yan, kasi may iba may gumagamit mga sabon eh, sabon pang spray. So wag po tayong gagamit ng sabon. Wag po tayong gagamit ng sabon at saka yung mga chemicals na ano. Kasi mamamatay po ang ating mga isda, makakalason po yan sa ating mga isda. So yung alternative po natin pwedeng gawin, pwede po kayong magtanim ng mga insect repellent na mga herbs, itanim nyo po dun sa ating mga gilid-gilid ng grow bed. So para, kahit pa paano, mataboy niya yung mga, itaboy niya yung mga peste. So yung iba naman, yung mga uod or yung mga pest, manually tinatanggal. So yung mga uod na yon, source of protein yon para sa ating mga tilapia. Pwede nyo pong ihagis yun sa ating mga tilapia. Pwede din yon, kakainin nila yon, protina yon para sa ating mga isda. So proper nutrients. So marami na tayo, kasi di ba sa hydroponics, ang nutrient sa hydroponics is yung mga snap solution, di ba? May mga readily available niyan sa market, nabibili yan. So sa aquaponics po, very ano po tayo, maging maingat po tayo sa pag-apply ng mga pataba para sa ating halaman, okay? At saka mga pang-spray. Dapat maging maingat po tayo kasi we have to consider na meron po tayong alagang tilapia na maaapektuhan. Okay. So, ito po yung mga pwede nyong itanim sa ating mga plants. Kasi nga po, ito yung mga pwede nyong itanim sa floating raft, sa NFT, at saka sa media field grow bed. So sa floating raft at NFT, mostly leafy vegetables. Sa media field grow bed, so ayan, pwede kayong maglagay ng leafy vegetables.
yung mga eggplant, okra, tomatoes, hot pepper, yung mga sili, pwede rin po dyan. Ito yung mga herbs, mint, tarragon, oregano, and other herbs, etc. Strawberry, pwede rin po. Opo, ako po ay nagtanim ng strawberry at may bunga na siya ngayon. Okay. So, ito po yung two types of water circulation natin sa aquaponics. Tinatawag natin flow-through. It is a type of aquaponics system with a continuous circulation of water. So, yung isa naman, yung tinatawag na flood and drain. So, it is a type of aquaponics system that has water drain control device called bell siphon. So, kapag ka po, pwede tayong optional, pwedeng ang flow ng ating ating water is yung ano lang siya, flow through. Ito, explain ko ha. Oh, sige. Kita niyo itong picture? Okay, mga kapatid. Ganito yan. Yung flood and drain, kapag na-reach, ayaw niyong mag-play dito. Ito, nakita niyo ba yung cursor ko? Joyce, nagalaw ba yung cursor sa screen? Yes, ma'am. Nagalaw po. Okay. Explain ko ng konti. So, ito yung ating pump. So, itong pump natin, magpapump siya ng tubig papunta dito sa ating grow bed. So, ito yung ating water inlet dito sa part na to. Opposite side, nandito yung ating water outlet. Okay. Itong pipe na to, ito ay niple, tawag namin dyan, stand pipe yan. So ito, itong nakatakip na ito, ito yung bell siphon na nakalagay. Okay, kapag nagpapump ang tubig, magfa-flood muna siya hanggang dito sa area na to. Magfa-flood yan hanggang dito sa surface. Kapag na-reach niya itong opening na to at may bell siphon, automatically, i-drain niya yan pabalik dito. So mapapansin, kapag habang umaakyat yan dito at hindi siya na, hindi nagle-level dito yung water, walang pagbalik ng tubig dito. So, pina-flooded niya muna itong area na to, nandito yung mga beneficial bacteria, pina-flooded niya muna to, and then pag na-reach niya itong level na to, so automatically, magbaback yan or babalik yan sa ating fish tank. Doon lang mayroong draining na tinatawag. Kaya yun yung tinatawag na flood and drain. Kung wala itong bell siphon na ito, kung ano yung level ng water, ng niple mo dito, kung ano yung level niyan, ibig sabihin hanggang dyan ang tubig niyan. Pwedeng flooded yan. Ngayon, kung tataniman mo yan ng isda, kung tataniman mo yan ng halaman na gusto niya ay flooded or matubig, so pwede mong taasan itong niple na ito. Ngayon, kung ang tatanim mo ay ayaw nila ng flooded, dapat iiksian mo lang itong niple na to, iiksian mo lang yan para hanggang dyan ang water niya. Hanggang dyan lang sa baba. Sana naintindihan niyo. Sana intindihan niyo. Hirap nga naman ng ano no, ng hindi face to face. Okay. Okay. So yun yung kaibahan ng flood and drain at saka continuous ano tawag dito? Flow through. Okay. Yun yung kaibahan ng dalawang 'yon. Flow through and flood and drain. Pag flood and drain, merong bell siphon. Pag flow through, wala. Meron ka lang niple na kung saan nandoon ang level ng tubig mo. Okay, next. So dito tayo mag-focus sa pag-construct ng media field based na aquaponics. So ang ginamit lamang po namin ditong design, yung media field, yung IBC tank po ang aming ginamit. So ano yung mga kailangan natin pag ganito yung design na gusto natin? So ito tawag namin dyan single grow bed kasi isa lang yung grow bed niya. So isang IBC tank lang po yan. So kailangan natin ng isang IBC tank. So nakikita nyo to sa mga junk shop or sa mga recycled ano yung mga pinag but make sure pag bibili kayo ng ganito sa mga junk shop dapat po ay food grade siya ha. Huwag po kayong bibili ng mga ganitong container, yung mga plastic container, sinasabi na highly density polyethylene plastics, mga ganito. Make sure lang na food grade siya, hindi siya pinaglagyan ng mga toxic chemicals. Okay? Kasi paglalagyan natin to ng isda eh. Okay, pumice rack. So, IBC tank, pumice rack. Sa isang grow bed na ganun, 10 sacks ng pumice rack po yung aming nagagamit dyan. Okay, ano pa? Kailangan natin ng mga PVC pipes, yung mga female and male adapter, 3-port po. Okay?
Then yung PVC pipe na D4, yun naman po yung magiging ano natin, guard. Teka, meron tayong ano dito. Sa YouTube. So, kailangan natin ng submersible pump. So yung design po na yon 25 watts lang po na submersible pump, carry na siya. Okay, ano pa? Angle bar. So yung angle bar, flat bar, yun po yung pang-support doon sa grow bed. Okay, ano pa? Fingerlings, anong capacity noon? 150 to 70 ang to 100 pieces po pwede nating alagaan doon sa ganung design. So ito po yung procedure, basic procedure. So yung isa po yung IBC tap, ikakat lang po natin yung upper part. So yung pag-cut noon, mga 12 inches lang, i-ano nyo siya, guhitan nyo siya, may guide, maglagay kayo ng mark or yung may line kayo na yun yung guide nyo para pag ikakat nyo yung PVC. Kasi mahirap pag ikakat nyo lang siya basta, baka hindi pantay. Okay, next. So yan, kinat na using lagare or kung meron kayong equipment na pang-cut, pwede yung mga grinder, pwede yan. So lilinisin po. Clean the inverted part. So yung nakat natin na yon na 12 inches ang taas, i-invert lang po natin siya, then lilinisin. Yun yung magiging grow bed po natin. Okay, next. So lalagyan natin siya ng water outlet. So using drill, bubutasan, doon natin ilalagay yung male and female adapter. Okay, next. So ito, gagawa tayo ng media guard. So itong media guard na to, ito, itong dalawang to, hindi po yan naka-fix. Ang i-fix nyo lang po, yung male and female adapter, make sure na walang leak. Okay? Then, ito, itong blue na to, ito po yung water inlet natin. So ito yung design noon na ginawa namin sa Santissimo Rosario. Sa San Pablo po ito. Okay. Then yung mga bakal, pwede, nag-ano po tayo dyan, pang-support po yan doon sa papatungan ng grow bed para hindi siya diretso. Pero pwede nyo rin pong i-modify ha, yung ganitong design. Basta make sure lang yung water circulation, matest nyo muna. Okay, hindi na tayo mag-focus masyado dyan. Ayan, yung water pump. So, submersible pump po, 25 watts. So, kung yung iba nagtatanong magkano madadagdag sa kanilang bill ng kuryente kapag gumamit sila ng 25 watts na water pump, so ito po, may computation din tayo. Wattage times number of hours per day. Kasi yung hours per day, dapat po 24 hours yung pagganahin yung inyong ano nga pump para sa circulation. Ngayon, nagtitipid tayo sa kuryente. Pagka po kayo ay, ano, wag naman po yung matagal na walang paggalaw ng tubig or walang circulation. Kasi meron po tayong filtration na nangyayari, eh, di ba? Okay. So, ito po yung computation natin, madadagdag lang 180 pesos per month. So nag-base lang po ako dyan sa 10 pesos per kilowatt hour na singil ni Meralco. Okay, 180 pesos per month ang madadagdag sa inyong electric bill. Okay. So then, lalagay na natin yung pumice rack. So meron lamang po tayong mga klase ng bato na pwede po nating ilagay. Yung mga racks po na dapat ay pH neutral po sila. So ayan, pwedeng pumice rack. Ito po yung, ito pong puti na to, itong nilalagay na to, tawag po dyan yung pumice rack or lava rack, yung tawag nila, or volcanic rack. So magaan po yan. Magaan siya na nag-absorb siya ng tubig. So the same din ito yung expanded clay tsaka red cinder. So itong mga bato na ito, may property sila na nag-absorb sila ng tubig at kapag mainit, hindi sila nag-absorb ng heat. Okay? Hindi umiinit. Kasi kapag ka, halimbawa yung mga grava, pwede kasing maka-apekto din yung mga, halimbawa yung grava pwede maka-apekto sa pH ng tubig. Okay? Tapos ang grava din, pansin namin, kapag umiinit, mainit masyado, mainit din yung bato. Okay? Mainit din yung bato. So, hindi siya nag-absorb ng tubig. Pag sobrang mainit, tuyong-tuyo siya. Ang pumice rock o itong mga types ng bato na to, kahit sobrang mainit, nag-absorb siya ng tubig para hindi siya uminit din. Para hindi siya, kasi dyan nakakapit yung roots ng ating mga plants.
Okay. So ito naman, double grow beds. So it, ganito po yung design na binibigay sa mga beneficiaries ng 4A. So ganyan po. So IPC tank din po siya. Sila. So sa top view, ito po yon. Yung media field grow bed, ito pong gray na to. Okay. Screenshot pa. Then ito po yung media guard o yung bell siphon. Ito po, yan, yung may arrow na yan. Nandyan po ang ating water outlet. Okay? So, pansinin nyo, lagi yung ano ha, yung water inlet natin. So, ito yung water inlet, submersible pump. Meron yung pipe. Okay? Para sa distribution pipe, distribution ng tubig, papunta sa mga grow bed. Okay. Then, ito yung fish tank, yung green. So, top view yan. So, pansinin nyo yung water inlet at water outlet, opposite. Okay, nandito sa kabila yung inlet nyo, nandito sa kabilang dulo yung outlet. So bakit ganon? Para magkaroon pa ng time for, ano yun, magkaroon pa ng time ma-filter lalo yung tubig. Okay, bago bumaba sa fish tank. And yung nutrients din, ma-deposit dun sa buong grow bed. Okay, front view, ganito po siya. So ito po mga black na to, ito yung mga grow bed steel frames. Ito medyo magastos to kasi mga bakal, mga angular bar po yung mga ginamit namin dito, no? And kung halimbawa sa bahay lang, pwede naman kayo maglagay ng yung mga kawakawayan or ano, basta kaya niyang i-support yung bigat ng grow bed niyo kung mapa NFT man 'yan or floating raft. So dapat matibay ang ating pagpapatungan. So fish tank frame, so yung sinasabi ko sa inyo, matibay din dapat ang inyong tangke ng isda, walang leak. Okay, yung IBC tank kasi pag walang frame yon, pag nilagyan po ng tubig yon, lumulundo po yon, lulundo. So hindi magiging maayos yung ano ng tangke nyo. So submersible pump, so nasa pinaka bottom ha, nasa pinaka bottom ng tank ng fish tank ang inyong submersible pump. Bakit? Kasi diyan sa bottom part na yan, naandyan nagsisettle yung mga toxic waste, okay? Naandyan lahat yung mga nakakalasot. Kaya nga po, delikado din po na kapag maglalagay kayo ng pagdadagdag kayo ng tubig, yung itinatawag tayo yung pag nabulabog yung pinakailalim ng fish tank. Nako, delikado po sa isda yon, nagkakaroon ng anong tawag doon? May term doon eh. Yung parang naglumalabo siya, yung nabulabog mo yung dumi sa ilalim, ayun, medyo magiging toxic ang water natin kapag ka ganun. Water inlet, okay, ito yon, yung nakatiyan. And water outlet, nasa ilalim. So pwede naman, kayo na, bahalang mag-design, basta, so kita nyo dun sa illustration yung water circulation niya. Okay. Next. So, yung mga materials na kailangan natin dun sa double grow bed, halos pareho lang siya ng single grow bed. Pero nag-excess lang tayo ng isang grow bed na IBC tank din siya. So, bali, ang na-consume natin doon or ang nagamit natin na IBC tank ay one and a half na IBC tank. So, pwede tayo mag-extend kasi yung ganung yung isang IBC tank, 'di ba? 1 square meter ang ano noon, ang measure noon. In 1 square meter kasi na fish tank, pwede tayong mag-distribute ng tubig hanggang 3 square meter na taniman. Okay, 'yun po yung rule of thumb doon. So, ito po yung mga kailangan doon sa double grow bed, IBC tank, humidity wraps, male and female adapter, PVC pipe na D4, 3/4 na PVC pipe, PVC T3/4, so, and other, yan, submersible pump, 25 watts lang din, angle bar, and fingerlings. So, hindi tayo nagbago ng stacking density kasi the same lang naman yung volume ng tubig dun sa double grow bed. Okay. Another, ito pa yung mga ibang design, mga simple backyard design. So, yan. Media field based aquaponics using plastic barrel or yung mga drums.
So, ito yung mga kailangan nyo dyan. Mga drums lang. So, screenshot nyo na lang kung may ano kayo. Yan. Yan ang mga kailangan natin. So, itong mga materials na to, ha, depende po yan sa inyong disenyo. Okay? Kayo po yung mag-decide ng disenyo nyo or ng types ng aquaponics na i-adapt nyo. So, ito pa, isang sample. Yan, megabat siya. Ito, mga recycled materials po namin ito. So, ito pong megabat siya na yan. Nabili pa namin yan natin kopong-kopong. Paanakan po or pinagkukultura ng mga live foods for ornamental fish. Hindi na siya nagagamit. So, ginawa namin parang demo yan na aquaponics. So, naglalagay kami dyan ng hanggang 20 to 30 pieces na tilapia or koi. Minsan, nilalagyan namin ng koi. Deco lang naman namin, okay? Demo. Okay. Hindi na tayo mag-ano dyan. So, ito yung cost and return para may idea po kayo sa design namin, ano, sa design na ginawa po namin. So, dito po, ito po yung single grow bed at saka double grow bed. So, sa production ng tilapia, so, ang stocking density po natin dyan na nilagay ay 70 pieces lang. So, number of operation, 3 cycle po per year. Kasi 4 months culture ang inano namin. Then, harvest for cropping. Makaharvest po tayo dyan ng hanggang 12, maximum ha, hanggang 12 kilos na tilapia. So, yung last na, yung sa Santa Rosa po, nakaharvest sila doon ng 8 kilos. 8 kilos na tilapia, 36 pieces ang na-harvest nila. So, yun. So, halos 50% yung 50% yung survival rate nila. So, naka-harvest sila ng 36 pieces, 8 kilos ang kanilang isda na na-harvest. So, average production per year, 38 kilograms per year. Ito, maximum po ito. Doon lang po yan na sa single and double grow bed sa fish culture. Okay, sa production naman po ng vegetables, halos doble lang ng single grow bed kasi times 2 lang naman yung ating ginawa. So, number of seedlings, 55. So, kung halimbawa may ano po tayo sa pagtatanim, hindi lang, pwedeng hindi lang 55 yung pwede nating matanim. Mga maximum, mga 80. Pwede na. Kasi ang distancing lang po ng pagtatanim per plant, isang mga 3 inches or isang ganito. 3 to 5 inches or isang damkal. Okay? Yun po yung distancing or square method pwede nyo gawin. So, average harvest per month, 5 kilos to 10 kilos. Maximum po yun. The number of cropping, 11 months po kayong pwedeng magtanim or lower pa. Kasi kahit papano, meron po tayong per cropping po, alam niyo po yung medyo hahalwatin natin ng konti yung ano yung ating grow bed. Kumbaga, di ba sa traditional farming, ganun din eh, bago natin taniman, di ba, binabaliktad natin yung lupa. Ganun din po dito sa ating aquaponics media field grow bed, medyo hahawiin natin ng konti. Kasi nagkakaroon po siya ng medyo maraming lumot, kapag, lalo kapag ka-flooded yung ating grow bed. Pero hindi ko po ina-advise na flooded, ha? Huwag pong flooded. Dapat po tuyo yung pinaka-ibabaw. Ang water level niya, at least mag-ano lang kayo ng 2 inches. So, ito po yung fixed cost. Magkano po yung nagastos namin sa single grow bed? 12,700. Kasi medyo mahal din ng IBC tank. Lalo po ngayon, kasi marami nag-aquaponics na backyard. Ang bili po ng IBC tank. Kaya yung iba, nag-alternate na lang ng ibang tank eh, na ginagamit. So, sa grow bed naman, medyo mahal kasi ang mahal po dyan yung mga bakal. So, umabot po ng nasa 25,639 yung nagastos namin. Kami pa po ang nag-construct. Okay, operating expenses, yung mga kuryente, tubig, so papalo din siya ng, kasama na po yung mga feeds, tsaka yung mga seedlings. Okay, papalo din siya ng 7,000 sa single grow bed, sa double naman, 9,000. So, ang magiging posible nyo maging net income, 6,000 sa single grow bed, sa double ay 14,000, halos doble, mahigit.
So, sa payback period po, sa single grow bed, 2 years and 1 month ang balik ng puhunan. Sa double grow bed naman, 1 year and 7 months. So, medyo mas mabilis kasi mas maraming mapuproduce na vegetables. So, ayan po, some idea lang po yan ng kung kikita ba tayo dyan or kung may babalik yung ating puhunan. Okay, ito ba po yung mga sample ng different backyard aquaponics design na tine-technical assistance po namin. So, nung una, ito po yung kay Lamisis Cordova. Sa Darasa po ito, nagpagawa lang siya ng 2x3 na tangke, tatlo po yan, tilapia po yung inaalagaan nila dyan. So, ang naging problema na dyan, mabilis tumas yung ammonia dahil nga po nag-aalaga sila ng isda, walang proper filtration dahil naglagay lang sila ng, ayan o, yung parang net basket. Meron naman silang nilagay na pumice wrap. Yan sabi namin, ba't hindi nyo pa i-convert ng aquaponics? So, nilagyan nila ng 4 na, ayan, may frame yung kanilang drum. So, 4 na ganito sa per tangke. And tingnan nyo, nagkaroon din ng improvement ng kanilang tubig. Nagkaroon pa sila ng natural growth ng pero nagkahawa na ako, Day! Para sa ating fish. Kaya pa ko i-atinan. Okay. Ito naman, sa Quezon City po ito kay Mr. Alvin C. Aquaponics is hybrid po ang tawag namin dito. Bakit namin tinawag na hybrid? Nag-ano po siya dyan ng floating raft, tapos may media field bed. Kaya lang, overstocking din po siya dito. So, nagkaroon ng sakit yung kanyang mga alagang isda. So, bakit marami siyang ganito? Kasi meron siyang company nila ay maraming ganito, mga IBC tank. So, kesa itapon, naggawa sila ng ganito. Nasa rooftop po ito ng bahay nila. Ang bahay kasi nila is building hanggang fifth floor. Yung pinaka-rooftop, ginawa nilang greenhouse for aquaponics system. So, ito po, hindi nila binebenta yung mga napuproduce nila dito for family consumption po ang kanilang. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag may isang setup kayo for backyard, at least kahit pa paano, lalo ngayong pandemic, no, may source tayo ng protein, may source tayo ng vegetables sa ating mga sariling bakuran. So, ito naman, another design, concrete tank po naman ito, 3 meters diameter siya, kila Senator Villar po ito. Ito po yung unang project ng BIFAR 4A for urban aquaponics. Dito po ito sa Las Piñas. So, ito pwede pa itong ma-extend pa ng dagdagan pa ng grow bed. Kaya lang, naging problema po dito, yung water circulation system, ini-stop po kasi nila yung submersible pump. So, walang filtration na nangyayari, kaya nagiging toxic yung tubig. Okay? Ang isa pa rin, yung tututok na tao, yung magme-maintain. Okay? So, ito po, simple. Pwede kaya ng mga high schoolers natin. So, ganito po yung design na in-adapt doon sa San Pablo. Ganyan po yung ginawa nila. So, tingnan nyo, ang lagu-lagu ng green tea nila dyan. Oh. Yan. Okay. So, ito po yung sa regional office. Kung makakadalaw po kayo dito, nagme-maintain po dito ang napakasipag po na regional director. Siya po ang nag-insist na maglagay po dyan sa mga isang circular tank lang po yung ginawa namin dyan. Inano namin sa media field grow bed. So, siya po yung nag-insist na magkaroon ng demo dyan sa regional office. So, yung mga intern po natin sa Maya na nakita ko sa post ng aming RD, nag-ano sila dyan, nagtanim sila. So, congrats sa ating mga intern. Okay. So, ito po, tag mo dito, 10 drum po yan or 5 drum lang po yon hinati vertical. So, yun po yung ginawang grow bed. So, ganito na po siya ngayon. Ngayon yata mga lettuce yung tinanim ng ating mga intern at saka sila director. So, ito po yung isang picture. Personal ko po ito. Ako po ang, dito po yan sa bahay sa amin. So, syempre, kailangan may hands-on din ako para ma-share ko rin sa inyo ano yung mga problem encountered. So, wala naman. So, sa pag-aquaponics ko, no, wala kaming nilalagay na any nutrients, pesticides, wala. Lumalaki ang aming isda, basta tama lang ang pagkain at
maintain ng water quality. So ito lang po yung iwan ko din sa inyo for basic maintenance if ever na meron kayo na mga aquaponic setup. So ito yung lagi naming ginagawa, checking and cleaning of clogged pipes. So talaga pong nagbabara yung ating mga pipes. So kaya nga po ina-advise ko dun sa iba, huwag niyo fini-fix yung mga water inlet para pwede nating linisin, okay? Pwede nating itaktak kung malumot na. And then yung media guards, yung ating mga yung D4 natin, nagbabara din yun. Kailangan malinis yung ating water outlet. And yung submersible pump, nagka-clog din po yon. Ang isang ikinasisira ng ating water pump, kapag pinabayaan po natin na mahina yung flow ng ating water pump, pag mahina po ang flow ng water pump, ibig sabihin, marami ng bara yon. Okay? Kailangan nyo na yung linisin. Okay? Kailangan nyo, para tumagal ang ating pump. Kasi yung iba, pinababayaan lang eh. Kaya nag-malfunction yung pump. Okay? Kailangan po laging namomonitor. Weekly, i-monitor po nyo ang inyong submersible pump kung barado na. Okay, water quality should also be checked regularly. Do water replenishment if necessary, at least 20%. Kung mataas talaga mapollute yung tubig nyo, at least 50%, pwede. And then maintaining of water level in the fish tank. Laging kapag bumababa ang level ng tubig, magdagdag ng tubig na bago. Ngayon, ang source ng tubig nyo ay nawasa. So dapat, kung yan ay treated ng chlorine, dapat po meron kayong reservoir. Okay, may reserve water po kayo na nakasingaw na bago nyo po i-add doon sa inyong water tank. Okay, huwag nyo pong i-add directly yung galing nawasa doon sa inyong isda. Kasi pwede pong maka-apekto po yun sa inyong isda. Okay? So kapag ka-treated ng chlorine, meron pong reservoir. Kung yan naman po ay deep well, okay lang po yun. Pwede pong directly mag-add po tayo doon. Okay, install additional aeration system. Pwede po tayong maglagay ng air pump kung kinakailangan. Lalo ko pag po kagaya nito yung mga panahon na napakainit. So kailangan po kahit papano sumisingaw yung init doon sa tubig. Kailangan may aeration, lalo kung marami po tayong nakastock na isda. Okay? Siphoning of unconsumed feeds and excess fecal matters doon sa ating pan bottom. Kailangan din po kasi hindi lahat ay naipapump out doon sa ating tanke. So kailangan, ang isang indikasyon na maganda yung water natin o yung kwalidad ng tubig natin, ha, kapag ang kulay ng tubig nyo ay kulay tsaa na malinaw, nakita niyo yung ilalim. Kung yan ay halimbawa 1.5 meters lang or 1 meter ang lalim ng inyong tangke, so malinaw niyo pa rin nakikita, tapos kulay tsaa or kulay, basta malinaw siya. Pero kung ang tubig ng tangke ng isda niyo ay maitim na, hindi niyo kita yung isda na lumalangoy, hindi niyo kita yung ilalim, so dapat nire-require po kayo, magpalit po kayo, mag-replenish po kayo ng tubig. Okay? Yun lang po. And ito po, isang ni Lao Chu, ito po yung isang objective din namin. So give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So hindi po natin dapat iasa lahat, lalo sa panahon ngayon. Ito po yung ano ko sa inyo, hindi po natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno ang ating mga resource, yung source ng kakainin natin. So, makipagtulungan din po tayo na sa ating mga sariling bakuran, yung ating pamilya, ay mabigyan natin ng source na protina, yung isda, na dahil meron tayong natutunan na bagong teknolohiya. Ito nga po yung aquaponics. So, I hope natuto po tayo. I hope meron po sa inyo magkaroon ng feedback na ginawa itong technology na ito. Kasi basic lang po ito, ha, yung aking po itinuro. Basic lang po ito para makapag-umpisa po tayo ng tama. Okay? So, yun lamang po at maraming pong salamat sa inyong lahat. So, and kung may tanong po kayo, pwede po kayong pwede ko po yung sagutin. Thank you, Joyce. Thank you so much, Ma'am Anna, for that very interesting po na lecture. And para po sa ating mga participants na nagtatanong kung masasendan po ba tayo ng
ating presentation. Yes po, hindi na po kailangang mag-request. Basta po nakapagsagot po tayo ng evaluation form is masasendan po tayo ng ating presentation na ginamit ngayon ni Ma'am Ana. And dun po sa mga may katanungan, pwede nyo pong ilagay po sa ating pong chat box para po masagot po ng ating pong resource speaker ngayon. May mga tanong po ba? Or pwede pong mag-unmute if you have questions po. Yes, sir. Ma'am, may question ako. Kasi currently, naka-aquaculture na po ako. Kaya lang, ang nagiging problema ko sa aquaculture, masyadong napopollute yung tubig. Gamit kong tank is trapal pond. And then, meron akong filtration ng RAS, yung dalawang mechanical and one bio. So, doon siya umiikot. Ngayong nag-attend kasi ako ng aquaponics, posible palang gamiting filter na ang ano ba yan, yung pinaka-pinaglalagyan ng permis rack and kung saan ka magtatanim. Siya na yung nag-filter. If ever i-convert ko po ng aquaponics yon, kailangan ko na bang tanggalin yung filter ko? Yung filtration ko na yon at yung aqua, yung and yung mga plants na ang magsisilbing ano ko, tawag dito, filter. Okay. Nagigets ko po yung ano niyo, no? So hindi pa siya aquaponics system, no? Wala ka pang plant. Opo. So ganito po yung gawin mo, pwede mo siyang i-convert pero wag mo nang alisin yung filtration mo. Ang gagawin mo, from the filtration, magtatap ka na lang doon ng pipe papunta doon sa iyong grow bed. Pero kung initial pa lang siya, initially, irekta mo na muna. Irekta mo muna yung pipe mula doon sa fish, yung pump mula doon sa fish tank hanggang doon sa grow bed. Kasi bakit? Para makapag-deposit muna ng nutrients doon. Magsala muna siya ng mga dumi doon. Okay? Kasi okay. in a long run ha, habang tumatagal yung system mo, napupuno din yon, napupuno yung grow bed media, yung nanlumot ng mga large particles. So, kasi pagka ganun, medyo na-overpopulation na rin yung mga beneficial bacteria doon. So, na-advise ako mag-additional filtration system na. Before pumunta doon sa fish tank. So, initially, irekta mo muna doon sa grow bed. And then, kapag ka medyo napapansin mong bumabara na, dumadami na yung mga lumot doon sa grow bed, so mag-add ka na ng filtration system. Or every croppings, pag halimba naka-harvest ka na ng vegetables, you have to, yung kalkalin mo yung ano, medyo overflow ka doon sa grow bed. Pero yung tubig na maputik, huwag mong irekta doon sa ano, sa fish tank, huwag mong pabalikin doon sa fish tank. You gets mo, sir? Apo. Yung idea, okay. So initially, pwede mong irekta muna. Then habang tumatagal, ano na, pwede ka nang mag-add ng additional filtration. Oh, okay. Ma'am, pwede pa isa? Opo, sige po. Opo. May sabi niyo 120 days po ang target ng isang ano ng fingerlings hanggang maka-harvest ka. Saang size, anong size po ng fingerlings 'yon magsisimula? Kasi may nabibili, 'di ba, iba-iba 'yung size. Yes. So dapat ang advice ko nga pag aquaponics dapat 'yung mga at least size 17, size 14 na 'yung bilhin. Medyo malalaki na, 'wag 'yung fry pa 'yung ilalagay niyo. Ganun. Deep advisable yun. Kasi hindi pa ganoon makikerry ng ano yung tawag mo dito. Yung fry, madali pang ma-stress yung mga fry na yun. Pagka pwedeng sumama pa sila sa flow ng tubig. Yung maliliit pa, pwedeng mahigop sila ng pump. So, ang ano natin dyan, yung medyo malalaki na, mga 30 grammars. 17 and 14 ang ideal po. Okay. And then yung culture period noon, o di mas malilesen siya. Pero ano talaga, at least 120 days from
yung start na fry pa lang siya. Di ba nakita mo yung guide kanina? 120 days, dapat ang ideal stock mo na ang average weight na ay 150 grammers. So, maliit pa rin yun, itong 150 grammers. Maliit pa rin siya. Okay. So last na po. Pwede pa. Last na. Pwede pa po. Okay. If gagamitin po for commercial yung ano, yung setup. Kailangan ba ikuha ng business permit pa ito or personal pa rin lalabas to sa iyo? Syempre kung business na 'yan, dapat may business permit na 'yan. Pero kasi merong isa, yung iba kasi hinahanapan ng ano daw eh. Ano ba 'yan? Yung parang sa environmental impact, mga ganyan. DNR. Oo, ng DNR, hinahanapan nila yan. Pero ano ha, ako sa palagay ko naman ha, in my opinion ko lang naman, hindi naman siya makakasira sa nature. Actually, ano pa nga siya eh, natutulungan mo pa nga eh, na malinis yung tubig. Wala kang ganun ka ano na waste dito eh. Alam mo yun? Kasi yung pinaka-fish waste na absorb ng plants. So organically, lumalaki ang iyong plants ng organic. Okay. Yun lang po. Maraming salamat, ma'am. Hello po, ma'am. Pwede po magtanong? Di pa, wag lang po ano ha. Kung may boyfriend ba? Ako, lang boyfriend. Ako. Bali, tanong ko lang din po kung halimbawa po mag-start na po ng setup, kailangan po ba yung tubig na gagamitin natin ni na-cycled na bago maglagay ng isda? Okay. Magandang tanong po yan. Dapat po talaga na te-testing na natin yung water circulation bago tayo maglagay ng isda. No? And bago po tayo maglagay din ng plants, may ano din po yun, may period din po yun. Kung halimbawa, ang ating pong setup, ang source ng tubig ay yun nga po, sinasabi sa inyo kanina, nawasa siya. Abo. So, i-circulate muna natin siya para makasino yung tubig. Okay? Mawala yung chlorine content. And then, after mga 3 days, or at least para makasure tayo, mga 1 week, bago natin lagyan ng isda. Okay, yung period na yon, nakapag-prepare na tayo saan tayo mag-source out ng fingerlings and mag-source out ng feeds. And then, after two weeks, 3 weeks, saka lang tayo pwedeng magtanim dun sa ating grow bed. Kapag ang ating isda ay naka-ano na din, yung may deposit na rin ng nutrients dun sa grow bed. So, hindi pwede ngayon, naglagay tayo ng isda, bukas magtatanim na tayo. Hindi po. Dapat may... Bali, ma'am, yung sa ano din po, yung halimbawa po, yung sa ammonia cycle nga po. Kasi po, di ba, pagka ang tank po natin is wala pa pong laman, yung kumbaga, wala pa pong ammonia, yung kumbaga hindi pa po magsa-cycle yung mga beneficial bacteria, paano pong mangyayari po doon na ano? Ano pong way na kailangan gawin para po makapag-cycle? Wala pong masa-cycle kasi wala pong i-convert yung ammonia eh. Opo. So bali, may alternative po kayo. Opo. Ma'am, bali, tanong ko na lang din po. Last na po na tanong. Yung sa TDS po, halimbawa, wala pa po kayong nung freshwater testing kit. Sa TDS po, may binabasyan po ba kayo na range po ng ano, ng TDS po? Yung sa pH, so dapat mga ano lang siya. Neutral din siya, mga 6 to 7. Apo, yung bali po yung sa ano po, yung sa total dissolved solids po, ma'am. Kasi po yung parang ppm lang siya, yung number lang siya na ibibigay na. Yung random po yun, kung hindi nyo po alam kung alin yung mataas, yung ammonia, nitrate, nitrite, kung alin po dun sa tatlo. Kung baka kung may range po kayo na para malaman po kung pwede na po bang maglagay ng isda. Okay. Sa ano kasi, sa aquaculture, no, ang natin, yung sa turbidity, so dapat, practical, so dapat hanggang mga 12 to 15 inches ang ano ng ano mo, yun, pwede kang maglagay ng isda sa ganun. Pero yung pag sobrang labo na, hindi, wag po tayong maglagay ng sobrang taas ng TDS. Yung... Apo. Okay po, ma'am. Salamat po. Bali, yun lang din po yung katanungan ko.
Thank you, Sir Ron. May mga questions po tayo, Ma'am Anna, dito po sa ating chat box. From Sir John Paul, Ma'am Anna, ano pong suggested nyo na design pag sa greenhouse po mag-set up? Ano suggested ko na design? Depende po sa resources natin, sa resources nyo, kung ano pong, kung saan nyo po, ano pong palagay nyo kaya nyo ma-maintain ng maayos. Okay? Kung naka-greenhouse po siya, so pwede po tayo lang maglagay dyan yung NFT at saka yung anong tawag mo dito? Yung floating raft. Pwede po tayo maglagay na. Ang media field naman po, pwede rin naman siya kasi 'di ba, ang inaano natin pag bakit ba tayo naglalagay ng greenhouse? 'Yun yung isang ano natin, 'di ba, for shelter dun sa ating plants. Okay? So kaya tayo naglalagay, tsaka protection na din sa mga peste. So yung setup natin, pwede nating lagyan ng greenhouse mapa ano man design 'yan. Thank you, ma'am. So my questions mo po from Bernadette Ogot. Considered po ba as organic yung plants na aquaponically grown, veggies or crops? Akin po, oo, organic 'yon kasi hindi tayo maglalagay ng ano eh, ng mga fertilizers eh. Ang nagre-rely ang growth ng plants natin ng nutrients, yung mga nabubulok na dumi ng isda. So, para sa akin, organic siya. Okay? Kasi yung, na ano kasi nung isda, pagka, diba sabi, eh kasi, diba pinapakain sa isda is feeds, may mga vitamins din siya, may mga rin natin yan. Eh, ano rin po yun, ibig sabihin, bago nila idumi yung kanilang kinain, na-absorb na ng isda yon yung mga vitamins na yon. Okay, hindi na yun, hindi na pupunta yun sa plants or wala nang, ano siguro sa plants, yung wala nang effect. So, ano na lang siya, nagbubulok na material na ginagamit for nutrients. Thank you, Ma'am Anna. So, may mga questions pa po ba? Ma'am, paano po magtanim sa grow bed? Gaano kalalim at direct po ba yung seeds? Okay. Kami po ang practice namin, hindi direct yung seeds. Pero merong iba po na ginagawa po direct na seeds. Pero kami ang practice namin, nagta-transplant po kami. Kapag halimbawa, yung ba sa lettuce, meron na siyang 3 to 4 leaves. Yun, directly po, inaano po na din sa grow bed. So, di ba, pag halimbawa nasa ano siya, nasa seedling tray, pagka kinuha mo siya dun sa seedling tray, kahit pa paano, merong lupa yan na kaunti. So, para hindi ma-stress yung roots ng plants natin, pwedeng i-dip natin sa tubig, uhugasan ng konti, pero huwag yun nang i-move masyado. Or yun na yun, kung ano yung sumama sa ugat na lupa, na kaunti, pag tinanim nyo dun sa racks, make sure lang na yung pag inang tawag dun, pag inano mo siya, pag naggawa ka nung tataniman mo ng racks, natatouch nung roots yung wet parts or yung moist part ng grow bed. Okay? Ang re-require lang natin, at least mga 1 to 2 inches yung lalim ng water level from the surface ng grow bed para hindi siya ganun ka-flooded, hindi malunod. Yung ating roots ng, yung root plants, ano ba? Nalilito ako. Yung ugat ng halaman ay, ayun, natatouch niya yung moist area ng grow bed. So, yun lang. Basic lang yung ano natin sa pagka-transplant. Yung iba nagpa-practice na directly. Kasi yung iba ginagawa ng patubuan ng buto, yung mismong grow bed. Doon na sila nagpapatubo ng buto. Tapos, pinapa-germinate na nila doon. And then, pagka nag-sprout na siya, saka nila hinihiwa-hiwalay. Dinidistribute na nila doon sa grow bed area. Yes, Joyce. Okay po. So, may mga questions din po tayo from our Maya intern. May mga kasama po pala tayo na Maya intern from 4A and meron din pong mga nag-join from central office. No. So, yan. Good morning po. Nagtetest din po ba kayo ng heavy metal sa water if needed? From Sir Billy.
Ah, yung mga heavy metals po, may ang ating ano Joyce Laboratory na nagdiyan. So, yes so, po. By request din po. Sa amin po kasi sa station, limang parameters po yung aming kaya lamang na ma-measure, no? Yung nga po, yung pH, yung dissolved oxygen, ammonia, yung nitrite, saka yung temperature. So, yun lang po yung kakayanan namin. Pero kung mga heavy metals na po, meron pong meron po kaming regional laboratory na sila po yung sa kanila po kayo pwedeng mag-request ng mga ganoong analysis, mga heavy metals na ganyan. Okay po, so last question po siguro from this chat box, no? Lipat po tayo mamaya sa YouTube. Ma'am Ana, may example po ba kayo for lugar sa city na mga dikit-dikit na bahay at walang big space at sunlight? Walang sunlight? Paano po yun? Paano natin man... Siguro, limited po. Limited po yung sunlight lang. Ano po? Limited, paano po yung mga places na limited po yung sunlight? Ang bawa po sa mga squatters, kung gusto nilang magkaroon na ang sariling supply ng food na, through aquaponics, may example po ba kayo nun? Kasi dito po sa amin, parang dikit-dikit po yung bahay, may sunlight naman po na nagpapasok, pero limited time lang po kasi may mga buildings din po nakapaligid. Okay. Kasi ang mga leafy vegetables natin, no, ang nire-required lang naman na ano yan, makakagrowth na sila or mag-aaron na silang time na makapag-produce ng kanilang ng sariling foods nila within 2 to 6 hours na nire-require lang nila na ano. So kung yung area, kahit pa paano mga 6 na oras na iinitan, so carry na yon. Carry na yon, no? Makaka-produce ka na ng vegetables doon. Okay, meron naman din plants, meron din plants na ano ah, pwedeng pang indoor. So meron mga nag-aquarium na kino-convert nila yung mga aquarium nila na naglalagay sila doon sa ibabaw ng mga floating rafts. No, kaya lang ang isang ano natin doon yung nutrients ano, yung nutrients ng ano kasi sa aquarium ilan ang pwede nating ilagay. Okay, ilan ang pwede natin. Depende kung ilang galons ng tubig ng aquarium yun. So, kasi ang isda, ang tilapia, di ba? Ang tilapia, ano siya, ano na, voracious feeder siya. Alam niyo po yung voracious feeder. Mahilig pong kain po yun ang kain. So, mas marami silang idinudumi. So, yun yung mga species ng, ganun, mga ganun species ng isda, yung pwedeng yan natin sa aquaponics. Thank you po, ma'am. Okay po, so Ma'am Ana, nag-ask din po sila if pwede daw po yung grow light. Oo, pwede yun. Kung may budget po kayo, pwede po yun indoor. Meron nga po akong kakilala dito sa Santa Rosa, naka-indoor yung kanyang aquaponics. Meron siya mga LED light na ano, naka-aircon pa yung aquaponics niya. Basta, syempre, ang ilalagay nyo na mga plants, yung pang-indoor din, yung carry yung pang-indoor. No? Yung hindi nang kailangan, hindi nagre-require ng talagang total sunlight na ano. Pero kung ano, kung indoor talaga siya, we have to provide yung lightnings talaga. Hello po. Yes po. Sige po. Thank you po, ma'am. Okay po. So, may mga questions din po tayo from YouTube sa ating pong live sa YouTube. Meron pong tanong from Sir Romeo Jr. Valdez. Do you recommend aquaponics for large-scale production or consumption? Ma'am Ana? Yes. Ana, pakiulit po. From Sir Romeo, do you recommend aquaponics for large-scale production or consumption? Marami na pong ano yan, marami na pong naggagawa niya, no, international yung mga setup nila pang commercial na aquaponics. Kasi maganda yung ano niya, maganda yung konsepto niya, eh. Maganda yung actually trending nga siya ngayon yung aquaponics. Maraming interesado na mag-commercial nito. Kasi nga nakakatipid sila sa tubig, matipid sa ano tawag mo dito, sa mga pataba para sa halaman.
So, international may gumagawa na niyan, mga commercial na aquaponics. Dito sa Kalawan, meron tayong isang ano tayo dito, commercial scale sila na tinutulungan natin. Floating raft yung design nila. So, nagre-request sila sa ating office ng fingerlings na nilalagay doon. Okay po, thank you po Ma'am Ana. So, marami pa pang questions from Sir Pero ano ko rin pa? Jessel J. Joyce, yes po. Advice ko lang okay din, po. Halimbawa, ipuput up nyo na siya na commercial talaga. Kailangan mag-study pa tayo ng more, no? Kailangan pag-aralan pa natin ng maigi yung system bago tayo mag-put up ng commercial. So, kung maganda, kung talagang mag-start pa lang tayo, we should acquire more trainings, no, tungkol dito sa aquaponics. Hindi lang tayo mag-stick dito, mag-research din tayo ano yung mga practice ng aquaponics. Okay po. Okay. Yan. So, tanong po ni Kuya Jay, may daw po bang red tilapia, Ate Ana? Ano po daw? Ano daw po? So, may libre daw pong red tilapia. Ah, libre! Oo naman, may libre tayong red tilapia. Kapag may available naman, hindi naman po madamot ang beef farm. Nagpo-provide po tayo ng fingerlings. Kapag may available po tayo. Actually, kahapon, nag-distribute na tayo ng fingerlings para dun sa province ng Cavite, yung mga beneficiaries natin sa Cavite, nagbigay tayo ng mga starter fingerlings nila. So, yung mga ibang beneficiaries din natin, kapag na-harvest na yung kanilang mga stocks, so we continually provide fingerlings for them. Yan po. So, question po ulit from Sir Romeo. Applicable po ba ang aquaponics sa mga crops na mahina ang resistance sa water flooding? Crops? Mga crops? Crops ba? Hindi ko naintindihan. Mga crops? Crops po. Yung mga tanim? Opo. Oh. Ano daw? Ano daw? Anong tanong niya? Kung... Sige, ma'am. Ulitin ko yung question. Sige po, ulitin ko po yung question. Applicable po ba sa aquaponics sa mga crops na mahina ang resistance sa water flooding? Na, ma'am. Applicable yun. Kaya sabi ko sa inyo, di ba may circulation, water circulation tayo, yung flood and drain at saka yung flow through. So kung ano siya, kung yun, ano ba yung mga crops na ano sa ano sa flooded ano mga gabi no maano yan sa tubig yan pwede kayong maglagay ng magtanim ng mga panglaing nyo panglaing pang ginataang laing sa aquaponics pwede yan so doon lang tayo mag-a-adjust no sa niple natin pwede tayong maglagay ng mababa pwede tayong maglagay ng mataas pwede tayong maglagay ng mas mataas. So, doon lang po tayo mag-a-adjust. Hindi natin kailangang i-adjust yung grow bed natin. So, doon lang tayo sa water. Yung water level 5 lang po tayo mag-a-adjust. Yan. So, Ma'am Ana, paano daw po maging beneficiary yung school nila ng aquaponics setup po siguro? Aquaponics project. Ano po school ya? Baka nabigyan na natin yan ah. Hindi, joke lang. Ah, ganito po. Kasi po, every year, meron lang po tayo mga allotted mga units kung ilan lang po yung pwede natin i-distribute for year. Ngayon, mag-identify po tayo ng mga beneficiaries, yung mga may request po. So, binavalidate po natin yun. Okay ba na sila ibigyan? Kasi ang isang kinoconsider po natin dyan, no, pagbibigyan natin, may magme-maintain yung continuous na yung ma-maintain yung unit, continuous ng production ng unit. Kasi ang hirap naman po, magbibigay tayo ng inputs tapos pababayaan lang po. Sayang, marami pong may gusto na magkaroon. Di po ba? So doon talaga yung may interesado at hindi lang nag-i-stick doon sa like,
sila, ganyan. So, dapat. Okay po. So, yan, may question pa po. Paano po nare-regulate ang pH value ng water? Nare-regulate ang pH value. Hello po, Ma'am Ana. Mm-hmm. So, sa pH yes, po, po, sa pH, nakadelikado po ng bigla ang pagbaba at pagtaas ng pH. Ano, napakadelikado po no, sa isda natin. So, dapat po, ang isang nakaka-apply sa pH po natin ay yung media natin or yung sa water. Okay. Dapat po, ang ano natin dyan, bukod sa meron tayong pang-test man lang, meron man lang tayong pang-test ng water, ng pH ng water. So, importante po yung water replenishment. No? Mag-ano lang po tayo water replenishment ng ating tubig para ma-regulate natin yung pH level. At saka yung sa temperature din. Gutom na yung dog. Okay po, may mga questions pa po dito. Gutom na po yung aso na Latte Ana. And so, may mga questions pa po sa ating live. Siguro po, last three questions na po tayo. Kung ang design po, nawala. Wait lang po. Ma'am, may available fund po ba kayo for local government unit if ever mag-request kami? Ayun, nasagot naman kanina na ni Ate Ana. Meron pa po bang questions? Yun. Ma'am Ana, for technical assistant daw po, pwede daw po ba silang makapag-request? Opo, mag-send lang po kayo ng letter for technical assistance na gusto niyo pong magpa kung ano, kaya lang wag po muna ngayon ano kasi tayo. So usually po kasi ako ha personally pag meron po nahi sa akin ng technical assistance, minsan sa Messenger po nagre-render ako ng technical assistance kahit sa Messenger. Pinapa-send ko lang yung picture ng setup nila and yung mga details na ano yung pwede nating i-advise, na ano yung pwede nating maitulong. So kahit sa Messenger nagre-reply po ako no para dun sa mga especially dun sa mga beneficiaries natin para yung operation ng aquaponics ay maging maayos. So open po tayo for technical assistance. So dun po sa mga LGUs natin na gustong magpa-technical assistance, mag-letter lang, mag-send lang po kayo ng letter sa aming opisina. Sa naka-address po sa aming director. Okay po, Ma'am Ana. Nagtatanong din po kung may ibinebenta daw po tayo na aquaponics setup, yung ready to use na. And how much po kung pang-personal lang. Ang B4-4A po, wala pong ibinebenta na units. Kami po ay nagbibigay nga ng units. Pero limited lang po. So ngayon, kung meron pong mga private po tayo individuals na gumagawa ng aquaponics setup, yung mga pang backyard lang. So yun, pwede po kayo sa kanila makabili. Dito po sa Santa Rosa, ang alam ko meron dyan. Yan po, meron po dyan. Pero kung ano, madali lang naman po kasi talaga siya eh, kung talagang may idea na po tayo. Pwede hindi na tayo bumili ng isang setup. So nakita nyo naman yung mga materials na kailangan natin. So kapag may mga ganun na kayo, pwede nyo akong tawagan. Ma'am, meron na po akong IBC tank. Ano yung pwede natin gawin doon? Ganyan, ganyan. So kung gusto nyo bumili na lang ng isang setup, meron naman po. Sa Facebook nga, dami nag-aalok eh. Sige po. So, last question po. May ratio po ba ang fish and plants sa aquaponics? Okay. Sa aquaponics po, ang rule of thumb natin dyan, for every 1 square meter, yung antag na 1 cubic meter na isda, ay, na volume ng tubig, ang nilagay natin dyan ay mga 70 pieces to 100. Maximum na nga yun eh, 100. So, doon, ang ano natin doon, gaano kadami yung pagkain natin sa isda. Kung merong kung ang pagkain mo sa isang araw na feeds ay pumapalo siya ng 100 grams,
So pwede siyang mag-supply ng nutrients hanggang 2 square meter na taniman ng halaman. Okay? Kaya nga yung isang IBC tank natin, naglagay tayo ng double grow bed eh, di ba? Kasi hanggang 2 square meter na taniman ng halaman ang pwede niyang madistributan ng nutrients. So yun ang ating ano. Ngayon, kung maliit lang yung ating fish tank, hindi tayo po pwedeng mag, ano, kasi kukulangin ang nutrients ng plants natin. So mga kailangan tayo ng additional nutrients. So yung mga organic spray na sa dahon lang nilalagay, yan pwede. Meron kasi mga nagpa-practice ng ganun eh. So ganun. Yan. So thank you so much, Ma'am Anna. And para po dun sa mga may questions pa po na hindi nasagot, pwede po bang makiki-email na lamang po sa amin para po maparating namin kay Ma'am Anna and masagot po lahat ng questions. And ang dami pong nagtatanong din regarding kung na-consider ba na organically produced yung mga plants, and nasagot na po siya kanina ni Ma'am Anna. So personally, ang alam ko lang din po, as long as hindi siya nahahaluan ng kahit anong chemical, even yung water din na idinidilig natin, is may consider naman siya as organically produced, no, na plants. So yan, para po sa ating, thank you so much po ulit, Ma'am Anna. Pero meron pa po tayong ipapanood na video para po mas maliwanagan po tayo regarding aquaponic setups. So, ready na po ba, Sir Arman? Na i-play po natin yung video. Sige po, habang nag-iintay din po tayo, magsasend din po ako ng link dito po sa ating chat box para po sa ating overall evaluation form. So, doon po sa overall evaluation form po natin, kasama na po doon yung ating pong pretest. So, kung kanina po medyo mababa po yung score natin na nakuha, ito na po yung chance para po makabawi tayo. And lahat po ng questions doon, if nakinig po talaga tayo mabuti, no, masasagot po natin lahat yon. So, meron po doon mga questions tungkol po doon sa iba't ibang media na ginagamit sa aquaponics, yan. And kasama na din po dun sa evaluation forms po natin yung ating resource person evaluation form. So, evaluate po natin si Ma'am Anna, no, kung siya po ay inyong nagustuhan. For sure naman, nagustuhan niyo yung mga itinuro ni Ma'am Anna. Pwede rin po kayo dun maglagay kung ano pa po yung mga suggestions niyo for improvement. So, sige po, i-send ko po yung link dito po sa ating pong chat box. And again po, yung mga questions po na hindi po natin nasagot kanina is pwedeng-pwede po nating i-send sa email address po ng B44A, b44a.rftfcd@gmail.com. Yun po yung ating email address. No, and please, makikisubscribe din po ng aming pong YouTube channel. Yan, pag kumita po tayo, hati-hati tayo. De, joke lang po. So, makikisubscribe po dahil marami po tayong pinopost po doon ng mga learning video. So, if you're interested in other fishery technologies, no, pwede po tayong manood doon. Meron din po tayong mga learning videos doon about po sa breeding and culture ng freshwater ornamental fish. Yan, tsaka po yung mga webinar po natin na naka-live is recorded po doon. So, yung pong ating pong chat box, nandiyan na po ang ating overall training evaluation form. So, wala po munang aalis, di pa po tayo tapos. Ang umalis po, hindi po mabibigyan ng certificates. Yan, joke. So, yan, magsasend din po kami ng link para po sa ating mga nanonood sa YouTube. Lahat po is mabibigyan din po ng certificate as long as nagsagot po kayo ng overall training evaluation form po natin. Kapag may problema po doon sa link, makiki-chat na lamang po sa ating pong chat box. So, bigyan ko po kayo ng 10 minutes para magsagot. Mahaba po siya.
Again, sa certificate of completion po, mabibigyan po tayo ng certificate of completion once tapos po natin yung training na ito and makapagpakita po tayo ng proof na ginagawa po natin or ina-apply po natin yung technology na naituro ngayon. For example po, sa aquaponics, kung nakapag-set up po tayo ng ating sariling aquaponics, malaki man yan or maliit, so makikipicturean po or mag-send po ng video sa amin pong email. Yan, para po mabigyan po kayo ng certificate of completion. Yan, habang nag-iintay po tayo na matapos po yung ating pong mga participants na magsagot po ng ating overall training evaluation form. Ma'am Ana, pwede pa po ba tayong mag-answer ng iba pong mga questions dito? So, marami, medyo marami pa rin po kasing tanong. Hello po, Ma'am Ana. Yes po. Yan. So, ma'am, may mga questions pa po rin kasi dito. So, habang nag-iintay po tayo na matapos yung mga participants sa overall training evaluation form, pwede po ba nating sagutin na po muna yung iba pong questions? So, questions po is, pwede rin ba yung shrimp or prawns sa aquaponics? Meron po tayong shrimp na ano yung tinatawag nating ulam, yung freshwater freshwater shrimp, ano? Prawn. Kaya lang po kapag maglalagay po kasi ang nire-require po natin kapag magpapalaki po tayo ng ulam, dapat po may substrate yung ating tangke, may konting putik sa ilalim, at least mga 1 to 2 inches ang kapal ng putik. Bakit po? Kasi doon sila nagta-thrive eh. Tapos kailangan meron tayong nilalagay na tawag dito shelter para sa kanila. So kung maglalagay tayo ng ganun tapos IBC tank lang yung ating tank eh, hindi po natin ina-advise, masyadong maliit no para sa ulam. So kung at least mga ano man yan, mga 2x3 na tank eh, yun pwede tayong maglagay. And uunahin nating ilagay ang tilapia, no? Tapos pag nag ang PL ng ating ulam. Okay, yun na natin. Hindi naman sila magkakaroon ng problema sa pagkain kasi ang ulam nocturnal sila, sa gabi sila kumakain. Okay? Ang tilapia naman actually pag ano yan, umaga ang kain ng mga yan kasi hindi naman tsaka surface feeder naman ang tilapia eh. Pero although nakakarating may mga feeds tayo na sinker, di ba? Tinatawag na sinker na feeds. So yon pagka sinker, magmimix tayo ngayon ng feeds, sinker at saka floater. Okay, yung sinker natin, pwede yun dun sa ating mga ulam, yun ang kakainin na ating mga ulam. Tapos, kailangan merong naka-shelter tayo dyan para sa ating mga ulam kasi may cannibalism na nangyayari kapag nagmo-mold sila. So, nagkakainan sila. Kaya yung iba, sila kasi wala silang na-harvest na ulam. Pero dapat po talaga may shelter sila para may taguan sila. Okay, hindi sila magkakainan kapag molting time nila. So, ganun. Kung sa aquaponics, pwede naman siya. Pwede naman siya. Make sure lang na yung pump, yung level ng pump natin, hindi naka-ano dun sa, hindi lubog dun sa, ano, sa putik. Okay? Yung pinakita ko kanina, yung kay Ma'am Cordova, yung doon sa darasa. Ano yun? Nag-polyculture sila doon ng tilapia at saka ulam. Okay naman, naka-harvest sila ng ulam. And thank you so much, Ma'am Ana.
So yan sa mga nasa YouTube po natin, YouTube Live, meron na po tayong overall training evaluation form na isend ko na po sa ating pong comment section. So makikicheck na lang po. And yan, sinend ko po ulit para po dun sa mga hindi po makita yung ating link. May naka-perfect po ba sa ating pong postes? Or mahirap pa rin po? Wow, may naka 9 over 10. Kuya Dennis. Sir Dennis Makalindong. Wow, marami pong may mga naka 10 over 10 na po. Sir Kenneth, yan, congrats. Tsaka Sir Billy Hernandez. Yan, para po doon sa sinasabi kanina ni Ma'am Beth regarding po our modular learning. So, ito po kasi kinakandak natin is webinar po, ano, sa Zoom po tayo. But on modular learning po, meron po kaming ginawa ng mga modules para po sa mga participants na hindi makapag-join ng Zoom dahil baka may trabaho or busy, ganan. So, meron po kaming modular learning through Google Classroom po. So, yun po ay open po sa lahat. And isasend na lang po namin yung, or magpo-post po kami ng link sa aming po Facebook page, BFAR4A. BFAR Region 4A Calabarzon, yung aming pong Facebook page. So, makikilike and pati po yung aming YouTube channel para po updated po tayo dun sa mga paglalabas po ng link or registration link ng ating pong mga trainings. So, before we end, gusto lang din po namin hingin, ano po yung, kanina po tinanong po namin kayo, ano po yung inyong expectation dito po sa training natin ng aquaponics. Ngayon, tatanungin po ulit namin kayo, ano naman po yung inyong impression dito po sa ating pong nasagawang training? So, if you have any suggestion din po, pwede nyo rin pong sabihin para po sa improvement po ng ating pong training. So, pwede po ba kaming tumawag mula sa ating pong mga participants? Pwede po ba kay Sir Abraham? Tama po. Sir Abraham Bartolome. Yes, hello, sir. Yes, po. Yan. So, hello, sir, po. Pwede morning. Po ba naming mahingi ano po yung inyong impression regarding this training on aquaponics? Pwede po namin i-apply ito sa school. Napakaganda po nung, ano, nung aquaponics. Eh, sana lang po umabot dito yung ano na yung pwede kaming beneficiary. Pwede po ba? Ma'am Ana! Ano po? Pwede naman tayo, pwede naman pong maging beneficiary kung magkakaroon tayo ng budget for additional units, no, for this year. So mag-identify po tayo ng mga beneficiaries. Actually, ang ananong lang po natin dyan kasi yung mga nauna po namin nung 2018 or 2017, ang mga beneficiaries po namin noon ay mga schools. Kaya lang po, nung nag-pandemic, hindi na nag-operate yung mga schools natin, di po ba? So walang, apo, nag-stop din ang operation ng ating mga aquaponics unit dyan. And hopefully, pagka okay na, may mag-maintain na ulit, ma-operate na ulit ng ating mga beneficiaries. So ganun lang po ang ating ano. Ngayon po kasi ang mga ina-identify po namin ay mga individual families or dun sa mga LGUs para maging ano po nila, maging demo po nila dun sa kanilang lugar. Ganun. Opo. Salamat yan, po. Maraming nagsa-second demotion, Ma'am Ana. So yun, same explanation naman po. So po, pwede rin. Kung marami akong pera, bibigyan ko kayo isa-isa. Yan. Ako din, Ma'am Ana, ha. Yan pro, ano, pwede rin po ba namin mahingi yung impression po ni Dr. Francis N. Baleta? Good morning po, sir. Hello, good morning. Hi, can you hear me? Yes po, good morning po. Yes, good morning. Yeah, I was really impressed with the presentation.
I am the delivery of the topics of the speaker. Ano, napakahusay ni ma'am sa pag-discuss. Siguro ano lang additional para suggestion sa mga future training. Siguro mas maganda kung may actual na pinapakitang setup. Kaso nga lang we understand na ano, parang mahirap gawin yun ng ganito webinar type. Pero kung may mga additional ano videos, I think mas ma-appreciate ng mga ano mga participants, ma'am. Pero hindi po as an overall ano evaluation, napakaganda po and thank you for inviting us for allowing us to participate in your ano in your training. Sana po maka-attend pa kami sa mga ibang mga training niyo po. Yes, Doc. Very much welcome po lahat po ng gustong mag-attend. No? And yung video po kasi namin, pasensya na po, meron po talaga kaming naka-prepare para po ipapanood sa inyo yung setup po ng aquaponics, which is dinidiscuss po ni Ma'am Anna dun sa video. But unfortunately, nagkakaroon po ng problema sa pag-play po dito sa ating Zoom sa office. Ano? So, available po siya sa YouTube channel po ng B448 Training Unit. Meron po tayo dung aquaponics video. So, visit nyo lamang po para po sa mga participants po natin sa Zoom and sa nanonood po sa YouTube live. So, visit nyo po yung aming pong YouTube channel. Ulitin ko po, B448 Training Unit. Yan. Marami po kayong makikita ng mga learning videos po doon. Thank you po, Doc Francis and Valeta. Yan. Maraming salamat din po. Thank you so much po. And pwede rin po ba yung nag-request po ng training na ito from the Local Government Unit of Calamba City, Ma'am Cynthia Buen? Hello, ma'am. Good morning. Pwede po ba naming mahingi pwede yung po ba inyo naming pong impression? Mahingi yung inyo pong impression? Walang audio si ma'am, walang audio. Sorry ma'am Cynthia, pwede po bang makiki-unmute? Unmute? Hello ma'am, sorry po, hello, hindi ma'am. Namin sorry po, hindi namin maintindihan and nagfi-feedback po yata yung feedback po yata yung aking sounds. Hello Ma'am Cynthia. Hello Ma'am Cynthia. Yan, wala po kasing audio. Audio. And video malabo din po. And video malabo din po yung nagki-feedback po ba ako? Nag-feedback po ba ako? Para naririnig ko yun. Hello po, good morning po ulit. Malinaw naman po ba? Para may feedback po tayo ng sound. Tayo sorry ng po. Sound. Sorry po. Okay naman po. Okay so, naman ayan po. Po. So, ayan po. Parang wala si parang Ma'am wala Cynthia. Si Cynthia. Cynthia ang audio. Wala pong audio. Hindi po namin marinig. So, may nag-raise po ng hand. Ma'am Nemi Mikosa. Nemi Mikosa. Magandang umaga po. Magandang umaga po.
Hello po, good morning. Nagpi-feedback pa po ba yung sounds? And Ma'am Cynthia, pwede po bang makikichat po sa amin po ng inyo pong, gusto po talaga namin marinig yung inyo pong impression regarding this training. So pwede po bang makikichat na lang po sa ating pong chat box? Pasensya na po kung nagkakaroon tayo ng mga technical problem. Ganun po talaga pag live. Can you hear me naman po sa ating mga participants? Naririnig po ba? Yes po. Malinaw naman po, wala po bang feedback yung sound? Yan, so okay po para po to close this program na po, no? May we call on po again our division chief. Maribeth H. Ramos. And announcement po. Announcement din po pala, no? Sa mga nais po ulit na mag-attend ang ating training. Like po please, yung aming Facebook page. Doon po kami nagpo-post ng registration link. May mga training po kasi kami on breeding and culture din po ng tilapia and pansit. Meron din po pala regarding regulatory requirements on food safety para po dun sa mga engaged po sa mga planta or anything. And meron din po tayong meron din training orientation on RA 10654. Sensya na po kung nagpi-feedback. Yan, so makikilike po ng aming Facebook page para po updated po tayo sa mga links po na ipopost po natin. So marami po tayong training. Kung gusto nyo pong matuto ng pag-aalaga ng tilapia, meron po tayo doon. Pag-aalaga po ng ornamental fish, which is trend din po ngayon, lalong-lalo na sa mga youth, sa mga kabataan. No? Meron din po tayong training noon. Livelihood opportunities po on fish processing. Yan, meron din po tayo. And regulatory, no, yung pong ating training orientation on RA 10654. So, para po i-close po ang ating program, may call on the Division Chief of the Regional Fisheries Training and Fisher Po Coordination Division, Ma'am Maribeth H. Ramos. Hello po, ma'am. Good morning, Ma'am Beth. Yan, mukhang nagkaka-problema po sa connection si Ma'am Beth. Do you have any questions pa po ba? Sa ating po mga participants. From Calamba City, from Ma'am Cynthia. Salamat po, before Beth Arman, for accommodating our rest. So, syempre naman po. So, if kayo ay mula sa LGU or isang group, no, na nais pong magpa-training, pero sa ngayon po kasi, dati po kasi pwede tayong face-to-face, but due to this COVID-19 nga, no, so,
kakaroon tayo ng limitations, no? And kung gusto nyo pong magpa-training sa inyo pong munisipyo or sa group nyo po na kinakabilangan, so pwede naman po magpadala lang po kayo ng letter sa ating pong records, no? Bibigay po namin yung email address dito po sa baba, dito po sa ating pong chat box para po tayo po ay makapag-request, no? So, state na lang din po doon kung ano pong training yung gusto nyo pong i-request para po ma-i-schedule po natin. And yan, to close our program, and para po lalo pa po tayong inspire sa pag-aalaga or sa pag-aquaponics po. Kung kanina po sabi ko po, meron po tayong nanay ng aquaponics dito po sa Region 4A, which is si Ma'am Anna, kasi siya talaga yung may hawak ng aquaponics, no? And everything aquaponics is for sure noon, alam na din niya. So, meron din pong tatay ng aquaponics, our very hands-on regional director when it comes to this project, when it comes to aquaponics. May I call on our regional director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A, RD Sammy A. Malbas. Good morning po, RD. Good morning, Joyce. Thank you. Thank you very much. Closing na to, no? Yes po, closing na po. Okay, sige. So, muli magandang umaga po sa tanghali na. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa lalo-lalo na sa ating mga participants for this another round, no? Well, first round for this year, itong ating e-learning training on and the first topic for this year is ito nga pong aquaponics, no? I heard na this particular session has been requested by the local government of Calamba, tama ba? Yes po, RD. So with the successful implementation natin last year nung e-learning training, so we saw several groups and local government units na nagpakita ng interest, no, sa mga technologies na ating in-implement or kinandak na training last year. Kaya maganda po yung result, maganda yung feedback from the participants and also sa mga naka-observe, no, or sa mga nakarinig doon sa ating e-learning trainings na kinandak. So again, this is only the first topic or the first subject for this year. There will be a lot more that are being lined up, no, na mga topics and mga technologies na ipoprovide natin ng trainings for those who are interested to participate and learn from these technologies. Last year we also have several participants, no, not only from Region 4A but from other regions of the country as well, at ganun din from Filipinos from abroad, no? May mga participants tayo na nasa Middle East, mayroong sa mga Asian countries lang din, no, na mga Filipinos who are also interested to venture into fisheries business. Kaya ngayon kasama din natin sa session na ito yung ating mga Maya participants, no? Maya is for those who are for the information of other participants, yung Maya po is a program ng ating secretary ng Department of Agriculture na tinuturuan or tuturuan or i-mentor yung ating mga youth para po magkaroon ng opportunity again, no, or chance na matuto sa mga teknolohiya ng agriculture and fisheries that they could use
para po sa future engagement or future business, no, na gusto nilang i-pursue. Kaya this is also the first technology na or training, no, na na-participate ng ating mga Maya interns. Kaya they will also be participating in other trainings, upcoming trainings natin na ikakanda. So in general, we just like last year, we hope, no, na yung mga participants natin ay mayroong natutunan, mayroon na tayong basic information na pwede natin pagsimula, no, in you know, kung gusto natin yung technology ng aquaponics, medyo in siya ngayon, medyo marami, no, marami ang nagkaroon ng interest na magkaroon or magkaroon ng kaalaman tungkol sa pagsimula ng aquaponics. The other day we also engaged yung mga Maya interns nga natin doon sa pagtanim, no, doon sa ating demo unit ng ating aquaponics, and hopefully yung kanilang kaalaman o kanilang natutunan the other day ay na-reinforce nitong training, no. So that gaya ng sinasabi ko rin before, yung training natin is basic, no, very basic pa lang siya nung aquaponics na system. At if you want to go into more complex operations, you will learn that as you go along, no. Karamihan dyan ay trial and error lang din siya, no. Learning by experience. So dapat talagang matutunan mo siya or mai-apply mo siya. And when you apply it, doon ka maka-learn ng mga bagong techniques, kasi wala naman talagang single approach, no, na para masabi natin na maging successful ka na kaagad. The one day training or half day training will not also give assurance na magiging successful na kaagad yung first trial mo if you want to go or if you want to put up or set up aquaponics. As sabi ko nga, as you go along, you will learn a lot na mga practical steps, no, para ma-improve yung setup. Ang importante ay nabigay po namin sa inyo, nabigay natin sa inyo yung basic na kaalaman or basic na information. Ano ba yung mga pwedeng materials, no, na mga na pwedeng gamitin na hindi naman siya kamahalan, no, or hindi naman siya ganun ka costly, simple na makikita lang natin sa palibot, pwede nating i-recycle, no, at masimulan natin yung operation at matutunan natin yung different steps nga ng pag-operate ng aquaponics na system. So yun lang, at good luck sa lahat, no. Again, sana mayroon po kayong natutunan, sana mayroon po kaming na-share, no, na enough information sa inyo, basic information on the technology of aquaponics. And good luck po sa ating lahat, and keep safe. Maraming salamat po. At thank you din pala sa team ko sa BFAR, no, si Ana ba ngayon ang speaker natin? Yes, Barney. Once again, imparting, no, her knowledge and expertise dito sa topic ng aquaponics. And syempre sa ating team from the training division, headed by Ate Beth, no, sila Joyce and Arman. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much, RD Sam. Yun nga po, sabi kanina ni RD, no, hindi naman po natin matututunan ng isang training lang. So we're encouraging po yung ating mga participants na talagang i-apply po natin yung ating pong mga natutunan ngayong araw na to. And kung nag-set up po tayo ng aquaponics sa kanya-kanya nating bahay or school or sa trabaho, pwede po kayong mag-send sa amin ng picture or video para po mabigyan po tayo ng
Certificate of Completion. And makikisuyo po sa ating mga participants. Pwede po bang makiki-open po nung ating mga camera para po sa ating photo ops? Yan, again, sa ating pong mga participants, makiki-open po ng ating camera. Yan, sige po. Ready na po ba? Yan, naka-open na naman po sila. Okay po. 1, 2, 3, smile po. Gandahan nyo na po yung smile nyo. Ipo-post po to sa ating Facebook page. Okay po. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Medyo marami-rami po kasing slides. Okay po. Okay po. 1, 2, 3, smile po. Smile po kayo kada pinapasmile kasi hindi ko po alam kung pang ilang slides po kayo. So again, maraming salamat po sa lahat po ng dumalo ng ating pong e-learning. And for those who are asking kung marami pa po tayong magiging training, yes po, marami pa po tayong mga naka-line up na e-learning. Ayan, Ma'am Beth. Ay, na salamat po ba tayo? Salamat po. Salamat po. Thank you po. Susulat din. Thank you so much po and see you po on our next webinar. Thank Hopefully, you, mas marami na po tayong maka-attend. Thank you, Ma'am Beth. Thank you, Ma'am Cynthia. Thank you po, RD Sam. And to all our participants here. Maraming salamat po sa pagdalo ng ating pong training. See you on our next e-learning po. God bless you all po and keep safe po. Okay po, so we will end this meeting po. Para po sa mga nagsasagot pa po ng ating pong overall training evaluation form po, pwede po niyong i-continue. That's for the certificate of appreciation, certificate of participation po. So please po makikisubmit po and if ever nagkaroon po ng problema sa ating pong form, pwede po ba na makiki-message na lang po kami sa ating pong email. Thank you.